Ayan, sorry. Nag-share ako ng link. Ayan. At hindi kinaya ng 30 seconds. Hello, hello. Good evening, everyone. Welcome to Joie de Vivre Live. Ayan. Pag-uusahan natin. Alam niyo, sa totoo lang, kahapon, hirap na hirap ako maki-join dun sa kwentuhan. Kasi, tsaka pasensya na rin, hindi ako naka-live kahapon. Kasi nagpunta ako ng Aurora Music Festival. Yung pinsan ko, meron siyang ticket. Tapos, gabi mo ako, espasola. Ano, tawag dito, meron siyang ticket. Tapos, hindi siya makakapunta. So, syempre, bilang mabuting pinsan, ay in-scout ko ang ticket niya. Binili ko yung ticket niya. Binibenta niya sa amin. Actually, siya yung nagbenta. Binenta niya sa kapatid ko. Tapos, sabi ng kapatid ko, ate, meron akong ticket dito, mas mura. Ayan. So, mega patol naman ako. Kasi kahapon, ako ay napunta sa concert sa biglaang pagkakataon. Ayan. Tapos, sabi ko, naku, baka mamaya pang Gen Z naman yung concert. Ganyan. Kasi nga, syempre, iba na yung tugtugan ngayon eh. Diba? Ganon. And, yung mga tugtugan na pinapanood ko tsaka dinadayo ko noon, syempre hindi naman siya yung mga mahilig ako sa ska punk, reggae punk nung kabataan ko. So parang syempre hindi man ako mag smooth like butter, hindi ako gaganon. Ayun. So, buti na lang, yung day to pala ng Aurora Music Festival, Tito-Tita Day. Ayun, mga lumang banda yun nandun, Orange and Lemons. Ayan, all-time favorite. Parokya ni Edgar, Kamikaze, Itchy Worms, Rico Blanco. Ano pa ba? Orange and Lemons, Parokya ni Edgar, Kamikaze, Itchy Worms. Si Andrew E. pala nandun. Andrew E., Rico Blanco. O, tama yun. Ayun, so, kahapon ay hindi na ako naka-live dahil naipit na ako. Ang haba ng justification sa hindi pagla-live kahapon, Ayan. So, hindi na ako naka-live kahapon kasi sobrang traffic pa uwi. Diyos me. Nakarating ako ng bahay, mga 3:30 a.m. na. Ayun. So, anyway, babati muna tayo sa mga maaaga. Roy Maceda, hello, hello. Jophil Huino, waiting pampa-alive today. Naka-overtime yata si Jophil. Ayan. So, si Jophil, naalala ko, pinadala ko ng t-shirt to eh. Valentina Reed, hello. Arlene Marquez, Nora De Jong, na fourth day na daw niyang nauumpisahan ang live. Congratulations and happy, happy birthday sa'yo kahapon. Tapos kahapon di pa ako nakalive. Sayang, nabati sana ako sa araw ng birthday mo, Nora. Ayun. Vivi ko, wala pa din ba? Ito na nga. Black Lung Bandit Gaming. Ayan. Hello, hello. Grace, May Grace Tumongha, DDS Davao. Hello po sa inyo dyan. James L., good morning. Vindicated na naman tayo. Ay, ako nakasawa siya si James. Oh, nakasawa siya sa kwentuhan ng 2023. Ayan. Archie Ang, hello, hello. Siya lang. Rick Lo, hello. Ray Pileo. Ma'am Teresa Sangalang, hello, hello. Ingat po dyan sa California. Shinichi Pon, hello, magandang gabi. Baby Edwin Cola, Marisa Relator. Piping, ayan. Teka, mag-share kita po si Kuya, sharing ng aking link. Ayan. Ayan, baka gising pa kayo. At gusto... Ayan. Ayan. Nagyaya lang ako. Mag-open ako ng tindahan today. Para
masaya ang kwentuhan. Kasi nga, nakakaloka. Grabe talaga yung mga ano, no? Mga tao talagang... Ayan, sabi ni Sir Orlando, naumpisahan ko rin ang live mo. Hello, hello. Welcome, welcome, welcome sa aking live. Ayan. Uy, I'm Gen X pero I love P-pop. Hindi yung SB19. Actually, sobrang talented kasi na SB19. Ano rin ako dyan, na addict-addict rin ako dyan. Na bet ko sila, as in, magaling talaga. Magaling talaga. Did you watch the latest? Yung episode ni Mother Dragon today, hindi ko pa napapanood. Actually, yung episode niya, na nilabas nga niya yung conversation, hindi ko pa napapanood ng buo. Kasi sobrang busy nga today at saka kahapon. Pero nakita ko yung mga screenshots na shinare niya. Ayun. O sa mga gustong ano, sa mga gustong sumali sa kwentuhan today, pasok kayo, magmumonolog lang ako ng ilang minuto, tapos magkwentuhan tayo ng bonggang-bongga. Ayun. Nakakaloka. Kasi alam nyo, ang tawag dito, yung nilabas na screenshots ni Mother Dragon, nagkaroon na kami ni Sas ng episode niyan. July 19, 2023. Tapos pinag-uusapan namin yun. Kasi ngayon yung mga nakakarating na mga chismak sa amin, ganyan. Teka, ito. I-share ko sa inyo. For some reason, hindi siya nakikita ng ano eh, yung link, hindi nakikita ng mga tao. Hindi nakikita ng iba. Nakakaloka itong mga janitorial services na to. Ito siya, oh. July 9, 2023. Tapos ang caption ko lang kasi doon, try nga natin itong audio na to. So medyo walang clue kung ano talaga yung pinag-usapan namin doon sa audio na yun. 2 hours siya na audio. Tapos naalala ko kasi siya. Naalala ko na pinag-usapan namin to. Test. Naalala ko na pinag-usapan namin to kasi nga ito yung first time na ginamit ko yung ano Facebook audio. Nakakaloka. So taas ang kamay dyan nung nakapanood noon. Eh kasi syempre nung time na yun medyo onti-onti pa lang tayo noon sa kaparangan na nag-uusap-usap. Pero ito yun. 2023 pa siya. So nitong time na to, eh di ba nga, Diyos ko po, halos walang humpay yung mga ano, walang humpay talaga yung mga... Ayan, si Kuyang Ibi! Kuyang Ibi, gising ka pa? Gising ka pa? Ay, Kuyang, walang pasok bukas. Pwede kang mapuyat, ha? Sendan ko nga ng link to. Kuyang, akyat ka! Ilang beses ko na ini-invite to si ano eh. Ini-invite ko si Kuyang Ibi sa live. Kaso nga lang, hindi kasi siya pwedeng mapuyat. Pero feeling ko today, pwede siya mapuyat kasi holiday tomorrow. Ayan, sasendan ko si Kuyang ng link. Ay, bakit unavailable ko? Ayan. Ayan. Uy, walang pasok ko kay Umarte. Huwag kayong Umarte at wala naman tayong pasok. Ayan. Teka, sendan ko nga rin ng GC, ng ano, ng link yung GC. Ayan, okay. So di ano, daw dito di audio lang pwede. Oh, Kuyang. Okay, game. Ito si Mami Laika. Hi Mami Laika. Mami Laika, naka-mute ka. Ayan. Excited ako. Nakakaloka yung mga for the first time,
nanood ako ng live ni Maharlika na sinimulan ko hanggang matapos. Kasi di ba hindi ko naman gusto si Maharlika before. Oo. Wala umpisa hanggang matapos. Ay, nakakaloka yung mga pasabog niya. Today, Mami Laika? Kanina. Ha? Kanina. Ay, talaga. Huli ako sa balita. Tsikahan mo naman kami. Anong mga pasabog niya? Yung sinasabing AI. Mm-mm. Alam mo ba yung address na parang kine-question, madira yung address dun sa March 10 na document versus sa March 11 na pre-op? Oh, kasi isang 4C tapos isang 46C. Oo. It turned out, meron palang video dati na mga katulong na dinimanda si Maricel Soriano. Oo. Tapos dun sa balita, sa video ng parang TV Patrol, nakalagay yung address ni Maricel Soriano. Oo. Yung address doon sa Bonifacio. So kaya pala importante na mabanggit yung pangalan ni Maricel. Parang kasi di ba parang wag mo na maisali, parang hindi naman kasali. Kaya nang talagang may ano pala, may punto na bakit napangalanan si Maricel kasi yung mismong lugar is mismong residence niya. Kakaloka. Oo. Bahay pala niya mismo, no. Tapos meron pa doon nabanggit yung ano, alam na rin ng Congress saka ng Senado kasi yung mismong officer na nagumawa ng report, yung investigador na facilitate na nga mag-ooperate kami kasi may mga gantong ano, may mga gantong information na si ganto, si ganyan, ganyan. May mga picture pala, tapos sumulat na rin sa Kongreso saka sa Senado kasi nag-worry din siya na baka lumabas na parang siya yung nagpakawala. Sino, so sino? Na, sino sumulat? Yung mismong agent, yung agent. Ah, sumulat na siya na ano, okay na baka ang sabihin siya ang nag-release ng mga information na yun. Ano yun, di ba? Confidential yun, dapat hindi lumalabas yun. Kasi sa totoo lang, ito yung, tama ka Mami Laika, no? Ang hindi kasi maintindihan ng mga engot na naghahanap ng control number at putak ng AI yun. Actually, ang delikado talaga dun sa ginawa ni Maharlika. Of course, si Mother talagang grabe yung, si Mother D, grabe talaga yung risk na tinik niyan in order to, ano, made those documents public. Eh, may risk naman talaga kay, ano eh, kay Mother Dragon yan eh. Pero also, yung document na pinrepair niya, yung katotohanan kasi noon or kasinungalingan noon, nakasalalay doon sa PIDEA agent na nagprepare noon. 'Di ba? Oo, me. At sumulat na nga sa ano, sa Congress saka sa Senado na parang ako 'yung nagprepare parang during that time, anong ginawa ko 'yan because may mga ebidensya kami, may mga information kami at may picture. May mga photo pa. So parang ang lalabas ngayon is parang confidential yan. So, kung paano napunta sa kamay ng kung sino man, ni Maharlika, hindi ko alam. Pero just in case po na gusto niyong paimbestigahan, kasi gusto ko rin naman mailabas yung side ko, willing po ako. Kung magpatawag kayo ng investigation, haharap ako. Ibig sabihin, lumabas na yung ano, yung PIDEA agent? Hindi pa siya lumabas. Kaya lang publicly. Parang... hindi pa pinangalanan ni Mother? Nagpadala na ng ano ng feelers sa ano Congress ka sa Senate kasi tingin ko maano rin yung agent eh. Tingin ko syempre someone na ng gobyerno, madaling malaman kung sino siya. Syempre natatakot din siya sa buhay niya. So pero I'm very sure ayaw nilang kausapin yung agent na yon. Malamang ayaw nilang kausapin yung agent na yon. Ang kapal ng mukha ng gobyerno. No? Sobrang exciting, Diyos me! As parang, ano ba ito? Papunta naman tayo sa finish line. Kasi di ba parang, ngayon Senado, ngayon Kongreso, eto na yung taong nagsasabi sa inyo na ako yung nag-prepare, ako hindi po yan AI, ako po yung nag-prepare niyan, ganyan, ganyan, ganyan. During that time, marami akong witness na ako talaga yung nag-prepare at meron ako mga ebidensya diyan, may mga picture pa yan nung prepare ko, although wala siyang copy at hindi naman siya sa kanya nang galing, pero alam niya na may mga ganung ano, may mga ganung information daw. So, kung gusto siya kausapin, dahil natatakot din siya siguro sa buhay niya, kaya gusto niyang lumapit sa Senado, eh willing daw siyang magpaimbestiga. Oo. Ano gagawin ngayon sa Senado? Hoy, ano, dead ma lang kayo? Correct. Grabe, no? They hold the Senate or and the Congress by the balls. Oh, ngayon, ano, 'di ba? Ganun yung dating, ano, Mami Laika?
sinabi ni Maharlika kanina na ano, na parang although nakita na rin niya yung video, tapos yung photo hindi niya, parang hindi ko alam kung nakita niya na, or at least daw ngayon alam niya na may photo pala na nabanggit ng agent na yon. Sabi niya, hindi ako maglalabas yan, ano ako bali, maglalabas, ilalabas ko yan, tapos para ano, mas maganda kung ilabas yan sa isang malaking investigation something or kung ano, para makita ng buong bansa. Which is tama naman siya, di ba? Oo, totoo. Sabi ni Kafein Shots, pinalalim lalo ang credibility ng storya. Correct. Totoo. Totoo. Ako, kasi mami yun ang tanong ko, sino may-ari nung lugar na yan? Bakit nagpapatsession sila dyan? Mm-hmm. Bakit pinapayagan ng may-ari? Sino ba yan? Yung pala mismo bahay ni Maricel, residence ni Maricel. Mm-hmm. Totoo. At saka no, yung naalala ko yung unang live ni MD tungkol diyan. Tinanim nila yung ano eh, tinanim nila yung artistang nambugbog ng katulong. Tinanim niya yun eh, sinabi niya sa live yun, yung unang-una pa lang ha, hindi niya pinangalanan yung artista. Kasi ang initial na warning was ayaw niyang madamay talaga yung artista. Ayaw niya yung artista yung maging center of attention. So we need hold. Pero minention niya na itong artista na to, napabalitang nambugbog ng katulong. So at that point, maano mo na, yung kumbaga kung ikaw eh Marites ng mahabang panahon, maaalala mo si Maricel yun. So i-check mo, i-google mo si Maricel, ano nangyari kay Maricel noong 2012, ganyan-ganyan, ayun na. O Channel 7, Channel 7 lang naman yung nakukuha ng ano ko, ng GMA for the box ko. Wala na pong nanonood ng balita ninyo. Nung naglakad-lakad ako sa kahati, yung kinikwento ko, puro Maharlika yung pinapanood doon sa pet shop, sa sari-sari store. Kung ako sa inyo, i-feature nyo to para naman may manood ng balita ninyo. Kasi wala na pong nanonood ng balita ninyo, promise. Oo, grabe. Walang kabols-bols ang mainstream media. Dati, una-unahan kayo sa paggawa ng mga documentary, di ba? Yung pag-claim na balitang totoo, di ba? Walang takot na maihatid ang mga impormasyon sa ating mga kababayan, ganyan-ganyan. O ngayon, anong petsa na hindi nyo matanong kung, Lisa, do you interfere with the affairs of your husband in crafting policies for the country? Hindi nyo matanong si Lisa, Diyos may... First Lady Lisa Marcos, bakit nyo iniisnab si Inday Sara pag nagkita kayo? Yung mga, ginagawa nyo kaming ginagawa nyo kaming 2 years old. Yung parang, kunwari hindi namin alam yung nangyayari, at instrumento ang mainstream media sa pambobobo ng tao ngayon. I mean, nakakadiri kayo. Di ba nga, minung time ni Duterte, yung mga DDS squad na yan, na ang ingay-ingay sa balita, tapos eh, napunta pa sa Senate investigation pa. Di ba sinabi yung sumutabato yung sinanagsabi na pinagbabaril namin, buhay pa din, tapos dumating na si Duterte, pinutokan niya ng 45. Doon lang po namatay, parang sayan yung kriminal, 20 kayo, pinagbabaril niyo, buhay pa din, si Duterte lang ang tumatay pagdating. Di ba yung bakit mainstream media dati ginagawa niyo pang teleserye yung investigation ni Duterte, ba't ngayon dead ma kayo? Totoo, Diyos me. Ang kakapal. Parang, ano ba to? Binubobo niyo kami. Sobrang binubobo niyo kami. Ayun. Mami Laika, teka ito. Meron akong question sa'yo before natin pagsalitain si Miko V. Diba, ikaw naranasan mo rin to ng bonggam-bongga, yung pagsabihan kang bayad ka araw-araw ng mga walang yan, diba? Oy, sumusweldo ka, pinapasweldo ka ni Inday, yung confidential fund ni Inday, sa'yo napupunta, yung mga ganong etos balungos. Diba? Oo, kakapal ng mukha. Pagkatapos, iba may mga pinawalan na screenshot si Mother Dragon. Kakaloka. Tapos may mga ano pa to, may mga sakit-sakit, parang, ayan, sige, magkasakit kasi mga pinagagawa nyo kalokohan. Buti yan sa inyo. Putang ina nyo, ayun kayo. Grabe, siguro, grabe sa TikTok nun, yung verbal abuse na natanggap namin sa TikTok, nung pag nagla-live kami sa TikTok, grabe talagang balahura, talagang kung sabihan talaga kami yung mga tipong parang ay wala kayong makain kaya naggaganyan na lang kayo kasi bayad kayo kineme. Ang pinaka nakakasama ng loob doon, putya, hindi nga totoo eh, di ba? Saan namin makukuha yung bayad? Yung pala mga walang yang ensaymada, bayad ng PCO. Kung sino pa yung mga bayad, sila pa yung ang kakapal ng mukhang magbintang na bayad tayo.
Correct. Lalo na itong si itong kalbong deodorant na to. Na kumakapagsalita talaga dati. Ay, naku, ano, Joey, Pidak, Kage, Eneme, Eneme, ganyan, ganyan. Pagkatapos parang, ulo, kung nga walang ulam sa bahay ninyo eh. Kaya nga, tumatanggap ka ng mga janitorial services eh. Ang mukha ah, baka di man, in fairness, maayos-ayos pa yung Patricia ha. Pero yung kausap niyang si Rax, ang kapal ng, ano to, ay, upalap ko na ba to? Nag-usap na tayo, ever since pa nung pansin, nag-usap tayo, pero wala pa din. Parang, wow, maka-demand. Oo, grabe. Parang, yeah, hindi mo nga ako hininga ng ano, pero humingi ka naman ng report. Tong ino ko, yung certification nga ng MOOE, galit na galit na kami, tapos ikaw report. Nag-ano ka na, parang utang na doon. Nag-reklamo ka na. Nag-reklamo ka pa. You asked your report. hindi naman daw niya tinatanong kung ano, hindi sabi ni Patricia, hindi ko naman tinatanong kung saan mo ginastos eh, ganyan, ganyan. Ano hindi tinatanong? You asked for a report. Bakit? Ba't ninanarbios ka? Ba't ninanarbios ka, Rox? Ayun naman, no? Nakakaloka. Oy, welcome natin. Nandito si Kuyang EB. Ayan, for the first time, nandito siya sa live. Can you hear me? Yes, yeah. Loud and clear, okay. Kuya. Okay. Hi guys, hi Joey, it's nice to see you again. Oh, Kuya, nung isang yes. araw, actually, finisher kita sa live ko, sabi ko, tuntuwa ko dito kay Kuyang Ibi kasi nanggagalaiti doon sa galit sa ano, kay Regal Oliva at saka kay Attorney Batan. Anyway, daro para sa ng lawyer, Attorney Regal at Attorney Batan. Sabi ko, galit yes. na galit. Taga Cebu to eh. Kaya asar na asar eh. Diyos me. Yeah. Yes. I mean, you know, it's really insulting to, you know, not just me as a Cebuano, but, you know, the whole Filipino people that's been paying for whatever it is that they are enjoying now. Ba? And then, you know, makikita mo. And then, what, you know, really irritated me more is yung apology na non-apology talaga. it's parang condescending pa nga eh, kung titingnan kung babasahin mo yung ano eh. Actually, I have a new post about that, you know, the pedigree of Regal Oliva, because Regal Oliva actually is the son of one of the controversial treasurers, no? Si Ophelia Oliva, no? Ah, okay. So, ibig sabihin, ito palang posisyon na to, mukhang nama na niya. Mukhang nama na, and then, actually, there was a time na yung treasurer ng Cebu, yung nanay niya, no? Si Ophelia. And then, Regal, I think, was acting treasurer of Mandawi City, no? Where he is currently permanent treasurer, no? So parang parang ganun na. And then what's interesting is Regal, I don't know if he still is now, actually served as concurrent treasurer of my town, Liloan, here in Cebu, which you very well know na dito ano, dito nanggaling si Christina and Joe Frasco, no? Mm-hmm. So ito nanay niya to, Kuya. Nanay niya si Ophelia, no? Nanay niya si Ophelia. Yeah, she had a conviction sa Sandigan Bayan, no? She was actually sentenced for 10 years. I don't know what happened, if she served it or she nag-appeal ba siya. It was a graft charge, no? OMG. Yeah. Actually there's a post there na ko. Kung makikita mo yung pedigree niya. There was also a case filed against her for yung nanay ni Regal na unexplained wealth, pero I think it was dismissed ata. Eventually. So eventually, no. So they're quite controversial, the family, no. But I really don't mind, no, yung mga antics nila doon sa ano, yung mga pinapakita nila sa social media, no. Although it's quite surprising na lawyers sila and then yung high profile na positions, tapos you know ganun-ganun ng pinagagawa dun sa mga social media accounts nila, which is really
offensive na. Yeah, yeah. Mm-hmm. Actually, it merits like ano, it merits dismissal sa totoo lang. Well, I think so, no. I think Adrian Pascual commented doon sa ano na you know, if there are ano, parang grounds din for this disbarment case ata yun, no. Nag-cite pa si Adrian ng ano yung kasi violative siya sa ano code of ethics ng mga lawyers. Well, yes. Uh-oh. So kasi Joey, what's bothering me really is, you know, eh, kasi yung mga ginagawa nila, yung ginawa nila is a reflection of the department that they are in, no? Ellen Bathan being the undersecretary of Cristina Frasco and Regal Oliva, who's a treasurer, na yung treasurer kasi hindi naman direct appointing authority yung LGU executive eh. Parang yung Bureau of Local Government Finance BLGF under the DOF, siya yung magsasubmit ata ng shortlist or magre-recommend doon sa chief executive sa LGU kung sino yung treasurer, si treasurer, no? So considering the two are almost directly under two very important departments, DOT and DOF, and then you know, pinapakita sa buong mundo yung I don't know, for lack of a better term, you know, yung parang culture of impunity, no? Totoo. Well, for one thing, BBM promised na i-appoint natin ano, different, kahit different colors basta competent, ganyan. Yung pero siya pangako before na ganoon eh, na parang wala tayong pakialam sa politika ng isang tao, basta i-appoint natin kung competent. Now you see people being appointed na merong ganitong klaseng issue. Mukhang yun naman po ang kinakatigan ng ano ninyo. Mukhang ang kinakatigan niyo naman talaga eh kung anong kusan kayo. I mean, grabe yung mga pagpapakitang gilas ng mga tao ng BBM administration this week. Attorney Bathan and now Attorney Regal Oliva. Cesar Chavez na nag-sorry in behalf of Tribune. hindi ko na post eh from Daily Tribune yun, from Daily Tribune to Delete Tribune. True. Pagkatapos ngayon Patricia Martin. Na kung saan mentioned rin ni Patricia Martin na yung bayaran diyan ang humahandle ay si Maddy Perez. Si Mardeline Perez. By the way, itong si Mardeline Perez, I have a beef with you. Okay, papaalala ko lang, Mardeline Perez, okay? You recruited a troll who is verbally abusive, talking about my dead father and my dead dog in a manner na talagang sobrang nakakasulaso. Wow. Pagkatapos, inoferan nyo ng trabaho dyan sa PCO. So, tang ina mo, Mardeline Perez. Ilang beses ako nagtanong niya sa social media, walang reply sa inyo. Kakapal lang mukha ninyo. Tapos ngayon, nagbabayad pala kayo ng mga siraulo. Di ba? Nagbabayad pala kayo ng mga siraulo. So, kadiri kayo. I mean, you know, this is the, sabi nga nung isang nag-comment, we are being run by overage kids. Come on. Yes. Ba yan? Exactly. Exactly. And it seems that the entire executive are working in different directions only to preserve their own, you know, selfish or self-interests. Wala nang cohesion eh, ang buong executive eh. It's like one hand is doing another thing or a different thing from the other hand, no? Wala nang, except for the war agenda na promote nila. Yun lang ang isang cohesive na ano eh, na nakikita ko eh. But
you know, economics and dito sa, you know, interesting ha, Joey ha, I was quite busy kanina. I read through the Publicos, ano, yung recent na survey. Tapos there was a post doon about character, no? So ito sa Publicos, ano, no, sa Publicos. Yes, sa Publicos 'yun, no. Yes. Uh-huh. It was about the character, no. So nabasa ko na rin yung last na ano nila, pero I was not able to make a post out of it, no. Ang what is interesting doon kasi, Joey, doon eh, at para sa mga nakikinig sa atin, is that yung mga respondents ng survey, parang may set of choices sila na parang mga description or a descriptive, ano, of the character, no, between VP Sara and BBM. Ah, okay, okay, oo. So I was surprised na doon sa kay VP Sara, I think ang respondents identified about 17 ata, 17 characteristics of VP Sara, no, and it was rated kung saan malakas doon si VP, no. Okay, so 17 sa kanya. On the other hand, si BBM naman, out of the choices ata, 11 lang yung na-identify na characteristics or character trait. Yan. Yun yan, no? So 11 lang, tingnan mo, oh. Hindi magkapareho, no? So ibig sabihin yan, that alone says a lot. It says, to me, ah, to me lang, that the people know the character of VP Sara more than they know BBM. Correct. Kasi they were not able to choose from among the choices. Nagkapareho karami sa pinili nila for the VP. Now, interestingly, again, when you delve closer to the figures, makikita mo, for the second or third time ata, yung character trait na prominent talaga kay Inday is yung bravery. Dynamon, di ba? Kung kay BBM, wala yung bravery. Eloquent. Which is true naman, eloquent naman talaga si yung BBM. Yung concern mo na po, wala din kay BBM or parang medyo mababa kaysa kay BP Sara. Yung, basta marami dyan. I'm on a cellphone, pero kaya hindi ko ma-zoom in, hindi ko masyado. Basta kung titingnan mo yan, talagang if you dig deep into the numbers, talagang nakakatawa yung figures ni BBM, no? Yung perception ng mga tao sa kanya. Hindi identified na brave si BBM. Eh di ba siya nga yung gusto ng gusto sa West Philippine Sea? Tapos hindi pala siya laban ng bonggang-bongga yung West Philippine Sea, eh, di ba? Tinamo, number one bravery ata. Tapos yung number one ni BBM is eloquence ata. Oo, kay BBM, top three traits, eloquent, love for the Philippines, concern for Filipinos. Ayan, so 35, 32, 29. Kay naman. Inday, brave, concern for Filipinos, love for the Philippines. So 41, 37, 34. Ayan. So bali yung second and third magkapareho, pero yung first lang nila yung difference, no, eloquence and bravery, pero yung love for the ano, pareho, no, nasa top 3 nila. Okay. Ayan. Tapos concern for the poor, parang wala ata si BBM yan. Concern for Filipinos, oh. Yung concern for the poor. Meron diyang isa, concern for the poor ata. Wala ba? Concern Meron. 27 si Inday kay BBM. Ito, prioritizes the poor. Prioritizes the poor, yes. Kay BBM, wala. Kay BBM, wala. Wala, no? Wala, oo. So, ayun. Grabe naman, parang ang konti lang na-identify na karakteristik ni BBM. Yes, konti lang. Maganda yung point ni Kuyang EB eh. Kasi ano to, yung mga sinurvey, sila yung nagbibigay nung trait, ganun.
Hindi, tingin ko, Mami Jo, may mga three, tapos lalagyan nila kung mamili sila kung ito ba kay BBM, ito kay ganyan, ganyan. Kung nag-apply kay BBM. Oo. Nevertheless, kung maraming pinili yung mga respondent kay Inday Sara, it shows how well you know Inday Sara and how exactly. Well you know. That's what I was trying to say. Na mas kilala si Inday ng mga tao. So parang conflict to dun sa pinapalabas nila na mas marami na niniwala kay BBM kaysa sa mga Duterte. Yun na nga eh. Yun na nga. Diba? Paano ko maniniwala? Paano mas maraming magtatrust sa kanila kung mas kilala si Inday kumpara kay BBM. Exactly. Yun. Ayun. Grabe yung ang tawag dito yung eh teka, pagsalitain muna natin si Miko V. Miko V, hello. Nakuwala ako kasi. Share ka na muna bago tayo mag-move on sa ano, panibagong issue. Then, gusto ko lang mag-hi kay Sir Ibi na pinafollow ko siya. Hi Miko, yeah. Ito sa rally na pagloto, kasalanan mo yan eh. Pero hindi off. Alam mo na kung sino yun. Wala. So, siguro si Mel yung pinaka-despise ko more than BBM sa totoo lang. Grabe mga urakot. Pero dito, Miss Joey, ano, wala lang. Na-excite lang ako kasi holiday bukas. Kaya... tigil mo na sa review. Bakit ang dami ni Tambaluslos? Si Tambaluslos pa itong pagkaraang haba? Baka masasama yan. Tama ba? Personality. Ay, sige, tingnan natin. Ayan. March 2024, 14. Ay, anyway, dahil mahaba, puro pula naman. So, okay lang. Mahaba, puro pula naman. Puro single digit yung baba. Don't know, non 37%. Ilan percent, Joey, yung non? Ay, 37%. Dapat nilagay nila sa taas yan. Yan yung highest niya. Eh, yung preference, yung presidential preference survey nga sa kanya is less than 1%. Tapos yung margin of error is plus minus 2%. Pagka nag-minus 2% ka, negative 1 na siya. Just me. Nakakalo kami. Alam mo, nagsasayang tayo. Alam mo, Marty, nagsasayang tayo ng pera. Sa dinami-dami ng mga advertisement po sa Reels, sa TikTok, sa FB, ng mga puro pagmumukha mo yung nakalabas, mga paid ad, yung mga paid ad na yun, hindi po may pick up. Itigil mo na yan. Sayang yung pera. Sayang yung tax. Ilang bagong Pilipinas servisyo fair na yung in stage nila. Just ko po, bilyong piso yung ginagastos every time may bagong Pilipinas servisyo fair. O di ba, hindi umaangat yung popularity mo, Tambi. Ibig sabihin, ano kalas na? Ano ba yan? Lubayan mo na yung tax namin. Huwag mo nang gastusin. Diyos ko. Papaloka. Antindi. Anyway, ayun na nga, no. Kuyang, I'm pretty sure na ano ka rin. Teka, sino, may ano, merong may static. Hindi ko alam kung kanino galing. Kuya, ibig sa'yo yata yun. Naka-charge ka ba? Hindi. Ay, hindi ba linaw naman yun sa'yo? Okay. Kay Mami Laika. Kay Mami Laika galing. Ayan. Ayun, anyway, ayan. Ang tawag dito, I'm pretty sure ikaw araw-araw ka rin, ano, no, biniverbal abuse ng mga sinumpang galunggong, tapos, ano ka na, bayaran, ganyan-ganyan, nagre-receive ka ng confidential fund ni Inday Sara, ganyan-ganyan. And now, there are screenshots going on. Etong balita na to, na-mention ko nga kanina, nakarating na sa akin yung balitang to, last year pa, pero hindi kasing detalye nung screenshots na pinakita ni Mother Dragon. So, may narinig nga kami noon na parang nagkakaonsihan sila dyan, yung mga Ensay Mother Vloggers, ganyan. Nagkakaonsihan sila na merong tumatakbo ng bayad, ganyan. Tapos yung pala, yung parang, ang base dun sa screenshot, mukhang ang isa sa may problema ay yung isa nilang yung ASEC doon. Ganon. So, ano mo masasabi mo dyan, Kuyang, na, you know, that they,
you know, this is first, it is a confirmation that the Presidential Communications Office is giving them, is paying them, 'di ba? Yun yung isang ano diyan, yun yung isang malaking kembot diyan. Presidential Communications Office is working with ang pangalan nito with Ensaymada Vloggers, and in fact are paying them. Mukhang may pinramis kasi kumakademand yung racks eh, 'di ba? Yes, exactly. Talagang binabayaran yan sila, no? Mm-hmm. I don't know what's the official arrangement. Well, probably there is no official arrangement. Kasi although hindi naman technically illegal yan ata eh. Because you know they have the funds, no? Yung tinatawag na publicity funds or whatever. Media PR budget naman kasi talaga eh. Yes, there you go. But the problem is parang they're spreading the themselves too thin. Kasi sa tingin ko, because parang strategy kasi nila to eh, ni Tambaluslos ata or ni Liza ba, to get as many as they can get hold of na mga microbloggers or mga bloggers siguro sa tingin nila mas malaki yung engagement kasi mas marami sila. Parang, you know, overwhelmed by the numbers, by the sheer numbers, no? Mm-mm. Eh kaso pagka ganun kasi, in the world of social media, yung numbers kasi ng mga bloggers na nagsusuport ng isang advocacy or halimbawa isang personalidad, no? Wala kasi sa numero yan eh. Nasa quality kasi. Quality, yes. Yes, yes, yes. Tapos, alam mo naman yun, hindi naman sa pag-ano ha, yung mga maliliit na vloggers, talagang wala yung ano sila sa political content. Mm-hmm. Even, you know, vloggers na may malalaking following, tulad ni na Christian Gaza or ni Rendon Labrador na paminsan-minsan, or si yung isa, sino ba yung isa? Na parang umextra din ata na medyo marami din yung following, even them ha, cannot go head on with yeah, you know, the DDS bloggers, no? Mm-mm. So doon nagkaano sila, no? And then probably, no, yung nabasa ko nga yung survivor group chat nila na you know, yung maliit lang daw yung amount pero malaki yung output na required. I don't know what metric yung binabasihan nila for their output. Engagement ba? O ano ba? So, yun. Talagang ang malala doon, no? Ang taas rin ng tingin nila sa ano? Ang taas rin ng tingin nila doon sa mga trabahong binigay nila na parang, wow, talaga, ito na yung deserve ninyo ng ba? Well, balikan ko lang yung sinabi ni Kuyang Ibi kasi sabi niya, hindi naman talaga bawal per se na magbayad ng mga vloggers, ganyan-ganyan. Which I agree. Well, may PR budget naman talaga lahat ng offices eh. May mga media kinembot naman talaga sila eh, ganyan. Ang question doon is that you're not spending the money of the people prudently. Putsa, kukuha kayo mga basura lang din. Yun yung walang quality yung content, di ba? You are paying this kind of people na wala man lang value added doon sa mga information na gusto niyong ipakalat. Diba? And that doesn't include the trolls, Joey, ha? Yung talagang iisang tao lang tapos multiple devices na pang trolling talaga, yung troll farm. Tama naman, parang mga ano yun eh, parang ano bang tawag doon, PR. Mm-hmm. Yung mga influencers, pwede magbayad. Pero sana yung matino naman para hindi sayang yung saka ang dapat pinipian nila, hindi para manira o hindi para mag-counter sa mga kritiko ng gobyerno, kundi para iangat yung gobyerno. Pangalawa, hindi siyempre kasama dyan yung mga trolls. Oo. Hindi ka dapat nagbabayad ng trolls. Kasi bakit ka magbabayad ng trolls? Ano gusto mong mangyari, di ba? Kasi that's dishonest eh, no? Oo. Yun. Miss Joey. Unethical na yung trolls. Unethical na yun. May message ako kay Miss Patricia.
Ito, naisip ko lang, bakit may screenshot in the first place? Yan na nga, Nico. Eh. Bakit? Ano yung intent originally? Halimbawa lang na nag-leak yan. Okay, sige, gets ko na. Nag-leak na hindi dapat. Sige. Pero bakit may original screenshot in the first place? Kung ako si Miss Patricia, magtataka na ako. Magtitiwala pa ba ako sa batong ito? Diba? Anong intention mo? Bakit mo kinunan in the first place? Kaya tinama yung huling post nung bato, I stand with PBBM, LAM, and HMLR. kasi, kabado siya ngayon. Kabado siya ngayon. Ang wallpaper ata, Miko, ano eh? Yun bang yellow na palang summer na parang burning ano? Oo, so siguro hindi niniisip niya, shit, nag-leak yung in-screenshot ko. Hindi ko, B, so parang lumalabas, nang galing yan. May plano. Oo naman, phone niya yun eh. Tinan mo. Oo, kasi phone ano niya yun, eh. Phone niya yung pinang-screenshot niya eh, Mami Laike eh. Ang tanga. O ngayon, ibig sabihin, nagkumukuha siya ng, ito, Patricia, kumukuha si Bato ng leverage sa'yo. Ayan, lumabas. There you go. Ang tanga niya, kasi pag tinignan mo yung usapan nila, siya yung nag-incriminate sa sarili niya, na napaka-demanding niya, na ayaw niya ng may report. Iko-collapse niya yung mga ano niya, yung mga trolls niya, yung mga army niya, tapos nanghingi siya ng pera. Parang pero kasi pinilabas niya na ano, di ba, na parang pinilabas niya na timawa siya sa screenshot na yun. Mas maayos pa nga si Patricia dun eh. Oo. Yeah, Patricia actually was very professional ha. Dun sa... Ay, naku, nalaglag si Kuya EB. Kuya EB, pass, ayan. Nakapun, ayan. Ayan, you're back, Kuyang. Nalaglag ka. I'm sorry. You were saying okay. Something ano about Patricia? No, actually Patricia was very very professional I think, no? Doon sa conversation nila with ano with the Rock. Pero maano ko lang naalala ko kanina, yung I was actually approached to be part of the administration's vlogger group. Ayun. Tapos parang sabi, Joey, kasi need nila ng parang someone who can explain government processes, ganyan-ganyan, ineme-ineme, ganun-ganun. Tapos, kumbaga parang, kailangan daw nila ng matalinong vlogger, ganyan. Na in-approach ako niya. Hindi directly ng PCO, but the person who approached me is actually like a media person, parang social media manager, nila BBM nung campaign, ganon. Pero hindi siya, wala siya sa office kasi tino kasi siya magaling. Ayun, hindi wala siya talaga sa Presidential Communications Office, pero parang siya yung nagbo-broker between me and the Presidential Communications Office, ganon. Tapos ano ang tawag dito? Isa sa mga gusto nilang mangyari, kasi kanina minention mo Kuyang EBA, yung pag-hire nila na yung they are spreading themselves too thin. That's what they were doing na kung gusto nilang kumuha ng volume ng mga vloggers. Tapos meron silang parang group ng mga vloggers na medyo cut above the rest. Kasi gusto nilang i-overwhelm si Maharlika. In one of the justification they told me kaya nila ginagawa yon kasi kailangan nila ng vlogger na tatapat kay Maharlika, ganon. So kung makikita nyo naman, nagsulputan yung andaming mga vloggers na walang ginawa do sa content nila kundi i-attack si Maharlika eh, diba? Hanggang ngayon. Yun lang ang content nila. Every time my live si Mother Dragon, every time na meron siyang live, meron ring content yung mga ibang mga content create mga vloggers na ito. Ang dami-dami nila. And the job is really just to talk about Mother Dragon, siraan siya. Oh, meron akong alam sa pamilya mo. Oh, meron kang utang sa credit card, ganyan. Panay ganun lang yung ano. Ayun. Right. Pero you know, like kanina lang yung an hour ago or 2 hours ago ata yun eh, may bagong post si Mother Dragon doon na nag-send na, nabasa mo ba yun? Nabasa ba din yung Miko, Laika? Yung post ni Maharlika
Nung yes, copy tayo. Of the letter? Nung officer? Oo, yung agent. Nagpadala na ng letter sa Congress saka sa Senate. Yes. Yes. Yun, sinasabi ni Ms. Joey. Pag hindi yung napansin ng, ng mainstream media, talagang ano. Mm-hmm. Ayan. Teka, basahin nga natin yung letter na yan. Dated April 7. Ano yung action natin? Sige. Ayan, sabi ni Mother, malapit na tayo sa finish line. Huwag nyo akong materiter. Huwag nyo akong materiteri. Sumulat na sa PDEA, Office of the President, Senate of the Philippines, House of Representatives, ang investigation agent na pumirma sa pag-raid kay Terry at Kuting. Handa na din siyang mag-testify kung siya ipapatawag in aid of legislation, Chuva. Hintay na lang natin kung iulat ba ito ng mainstream media at aaksyonan ba ng mga ahensyang nabanggit ang PDEA leaks. Documents ay hindi generated, AI-generated. Kaabang-abang. Ayan. Ito yung sulat. Ang sabi, Dear Undersecretary Lazo, Sir, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PDEA leaks concerning the document presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some of my former PDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all cases case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. You know, remember yung kanina yung may nag-comment? Because of this kind of development, pinapalalim yung credibility ng kwento nung documents. There you go. Pinapalalim you yung credibility. Now, someone is saying na yes, he indeed prepared it. And if you want to know more about it, yeah, ako yung nag-prepare noon. Willing akong humarap sa Senado or sa Kongreso o ganyan. Pagkatapos, ang ina-explain niya kasi dito, uy, yung lumabas sa dokumenta, while ako yon ang nag-prepare, hindi ko alam kung paano nakalabas yan, ha? Baka mamaya ituro niyo sa akin. 'Di ba? But you know, of course that's the concern of the PDEA agent who prepared that report, and validly so, dahil nga you know the truthfulness of that document is basically on the hands of that PDEA agent. Ano yung mga hawak evidence ng PDEA agent na yan kung bakit siya nakagawa ng mga ganong report? Yes, if I may Joey, ha? Itong letter na to serves as a confirmation of the authenticity of the previous documents presented by Maharlika. Yes. Kasi hindi niya dinibank eh. Yung content doon. It's like he's confirming it. He was basically confirming it. Authority. Correct, diba? Correct. Na nag-endorse. Yun ang problema nila ngayon. And mami, it also shows na itong si PDEA nasisinungaling. So, di ba? Nung naglabas yan, kinabukasan, naglabas sila na huwag kayong maniwala sa mga, huwag kayong mag-ingat sa mga fake news, ganyan-ganyan. Tapos, uso na yung AI. So, bakit yung sasabihin niyan kung kayo mismo alam nyo sa sarili nyo na nag-i-exist yung dokumento na yan? At kung babasahin natin to, yung agent na to, pinayuhan ng mga nakakakilala sa kanya, nasasabit ka dyan. Oo. So, meaning, sa PDEA mismo, alam nila nag-i-exist yan. Bakit nila pinapabudaanan? Oo, correct. Ayan. Concern, tuloy lang natin yung letter. Concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others, is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant. See, on March... Siya pa yung nag-interview?
Tayo na! Okay! Diba, at the IS office in front of some IIS personnel who were present at that time, and the said interview was reduced to a sworn statement. So meron ba silang makahawak ng sworn statement? Feeling ko, Joey, feeling ko lang ha, yung statement na yon, yun ang ilalabas ni Maharlika next. At saka kung sino yun. At saka kung you met ni Mother D. Kung sino yung star witness na yon, yun ang ano, pasabog dyan. Baka may anak pa pala ni Maricel yan. Kumbaga, kaya pinipirya ng agent kasi yung informant nagpresent ng mga ebidensya at may mga litrato daw. May mga litrato nga eh. Na tagal ang actual use of those personalities, ha? So, ano ba yan? Polboron video ba yan o polboron photos? In fairness naman kay Maharlika, sinabi niya na itong informant na to, nung in-inform niya, ang talagang target nila is si Maria. Para yun yung sinusumbong niya. Damay lang si ano na nakikit, parang nandoon din, ganyan-ganyan. Pero talagang inaano niya is si Maria kasi bahay ni Maria yun eh. Right. Yun. Ah, okay. So si ibig sabihin hindi pala talaga si BBM yung supposedly na ano. Oo. Main target. Ah. Kaso kajaming pala niya. Anyway, kaya nga sabi kang ina ni Maharlika, ayaw man niyang idamay si Maria, pero kasi talagang ano siya. Siya yung critical dito eh. Siya yung main character sa istoryang to, nadamay ng yung isa. Which is nagkataon. Di kaya yung anak ni Maria yung nagsumbong. Remember, siya din yung nagpalaya doon sa katulong. Magpatakas. Probably, di ba? Maybe, yung bagoong sumingaw because of that incident, di ba? Yes. Very high probability. Same, kumbaga, same behavior, di ba? Na pinalayang katulong para makaalis na, and then, teka, sumbong ko to para magbago na nanay ko. Right. Alam mo yun? Mm-hmm. Tsaka yung access kung may picture man, yun na yun, no? Andali sa loob ng bahay. Na ang hirap nito, ang daming pwedeng mag-concur dun sa story. Andyan yung dalawang katulong na nilabas yung pangalan sa news. Hinanap ko nga yung dalawang katulong. Oh, buhay pa. yung complete name ba, Miko? Oo, complete na yun. Yung dalawang katulong nasa news. Hanapin nyo yung news article. Nandun yung dalawang pangalan. Sobrang detalyado nun. Yung nasa balita nga mismo yung address eh. Ano, halimbawa yung balita doon, TV Patrol, tapos nakalagay yung location, yung address. Kaya talagang presidente talaga ni Maria. Mm-mm. Wow. Ayun. Wow. So nakakaloka talaga. Sobrang nakakaloka talaga. May address ko lang yung tanong ng tanong. Kailan ba lalabas ang pulveron video? Kailan ba lalabas? Sa totoo lang, bakit nyo kami yung tinatanong? Wala nga kaming hawak, di ba? Wala kaming hawak ng video. Even si Mother Dragon na sinabi niya, napanood ko, pero wala rin siyang hawak nung... Hindi niya ilalabas. Sabi ni Mother Dragon kanina. Kung may maglalabas man, ang gusto niya pasabog yung talagang national attention. Kasi pag sa kanya lang, pwedeng alam mo yung mababaliwala. Mas maganda kung talagang sa, halimbawa, Senate investigation, ganyan, o kaya news. Mm-hmm. Para talagang buong Pilipinas na makakita. Tama naman si Maharlika. Ayun. So anyway, ang tawag dito, para hindi ko mag... I mean, kaya yung mga defenders ni BBM sobrang bobobo. Kasi hindi kayo marunong makisabay dun sa bardagulan ni. And I'm talking about you, Chef Vincent Official, no? Hindi kayo marunong makasabay sa usapan. Kaya ganyan, ang drama mo from 4C to 46C, tang ina, ano ba naman, in-explain na nga kung bakit nagkagano ni. O, ikaw Chef Binsa, mag-aral-aral ka nga itong batang to. Ito, nag-graduate ka na ba? Isipin mo muna kung paano ka makakagraduate ng college, Diyos ko. Nag-graduate ka na ba, Chef Vincent? Wala kang inatupad kung hindi mambardagul. Wala kang inatupad kung hindi mambardagul. Tapos parang, hindi ka naman makasabay sa usapan. Tapos ang tapang-tapang mo sa comment section. Ba't ganun, Chef Vincent? Ay, Chef Vince, papacheck ko yan sa Lyceum. Lyceum alumni din ako. Bahala. Ayaw, taga Lyceum ka rin pala. Graduate. Miss Laika, may common denominator pala tayo. Ayaw, taga Lyceum pala yung mga tao dito.
Ayun, so akala nyo, Chef Vince, natutulungan nyo si BBM kagaganyan nyo. Hindi. Kaya tuloy, ang nangyayari, mas maraming naiintindihan si, you know, a lot of people made a statement, no, na para actually I do not really like Maharlika. Actually, ano, ganyan. Do I, si Chrisette nga sabi niya, 'di ba, parang hindi pa niya mapapatawad si MD dahil dun sa mga sinabi niyang pambabardagol kay PRRD in the past. Ganon. Pero naniniwala ako na meron talagang ball si Mother D. Ganyan-ganyan. Si Jose Libunaw, you know, that my Jose Enrico, ano, yeah. Also. Yeah. Oo, di ba? Sabi niya parang, ako, I don't like her. Ganyan-ganyan. And then, I think a lot of, marami rin mga talagang DDS, yung mga may DDS ano, that shared the same sentiments, no, on Mother Dragon, but all of them listens to her. Alam mo, Chef Vincent, yan yung difference ng mga DDS ano, DDS sa inyo. Kasi yung mga DDS vlogger, whether gusto nila or hindi nila gusto yung tao, kaya nilang makinig. Oo. Kaya nilang makinig. Eh ikaw, kagaya mo, Chef Vincent, kuda ka ng kuda, punta ka ng punta sa lahat ng social media platform ko, panay ka comment, hindi ka naman makasabay sa conversation. And you're just making ano, a fool out of yourself. Diba? Di ba nga, alam mo naman kaya marami rin may ayaw kay Maharlika kasi nung time ng DDS, ang sikat si Titi, tapos nag-awis sila ni Titi. So, maraming may kampi kay Titi that time. So, medyo hindi na napakinggan si Maharlika. And then, even tayo, di ba, nung simula pa lang, binabanata ni Maharlika si Lisa. Tayo, hindi natin mag-guess, ano ba problema ng babaeng to? O, baka si Lisa, eventually, hindi natin pinoto yan, di ba, ganun yung ano natin, reaction natin before eh. Then eventually, lahat ng sinasabi niya, nagkakatotoo. Totoo. So, yeah. And hindi tayo nagpakain dun sa bias natin na, we don't like Maharlika eh, ganyan-ganyan. Mm-hmm. When she started making sense sa POV natin, kasi, you know, we do not have access to the first family the way Pebbles Talakera and Mother Dragon has, or SAS has, di ba? Wala tayong ganong klaseng ground na tatayuan. So, ibig sabihin, tayo, magja-judge, well, in my case, magja-judge lang ako base dun sa kung ano yung napapublicize, ano yung mga ebidensyang available, whether it is presented by Maharlika or not. And yung mga sinasabi ni Mother D, nagka-come together, di ba? Nabubuo eh. Yeah. Yeah, yun na nga, no? Tama ka, Joey, no? What I see is with Maharlika kasi is this. 'Di ba mga Pilipino tayo, mahilig talaga tayo sa chismis, 'di ba? Marites by me. Yung pinakauna niyang mga exposés or pinakauna niyang tira doon kina ano sa first family, parang pinalabas niyang chismis muna, no? Although may grounds na yun eh. Sa tingin ko lang ha. Pero para bang the approach was to really get into the psyche of the Filipino, parang chismis yun, chismis. And she was relentless, no? Talagang makikita mo, maririnig mo sa mga live niya. And then eventually, no? Para bang nag-snowball effect yung siguro isa lang yung puting ahas niya or dalawa or tatlo. Or ano ba, hanggang sa nag-snowball na yung mga sources niya, yung mga puting ahas niya, yeah. Na what she was saying, no, voluntarily, yung mga puting ahas niya, nag-present ng mga evidence to corroborate what she was saying. Yeah. Siguro, wala siyang personal knowledge or first-hand knowledge, yun na yun. Kasi probably because of the dissatisfaction from within and the growing dissent from within the executive, no? So, yun. Mm-hmm. And then, talagang, kasi, even chismis nga, matagal mawala. Minsan, yung ibang chismis nga, hindi mawawala. Ito pang kay Maharlika na talagang... may nagkakaroon na ng buto at laman. Oo, buto, diba? At laman, no? Oo, yun. So, yun lang.
Ano, and i-address ko lang tong si Chef Vincent kasi you know I'm very very patient with you Chef Vincent because I know that you are very young. Okay? So sabi mo proud ka na hindi vlogger ang source of info ko, okay? Chef Vincent, I think nag-aaral ka naman. Okay? When it comes to source of information, you have a primary source, a secondary source, a tertiary core, a tertiary source, okay? So yung ah, hindi vlogger yung source ko, ganyan ganyan. A vlogger can be a ano, it can be a credible source if the information is ano, if the information presented is verifiable or it corroborates other information, ganyan ganyan. Kasi sabihin mo na ah, hindi vlog. Tapos speaking as if na talagang yun yung ano, yun yung baseline ng truth na pag hindi vlogger yun ang totoo. Ganon. Ganon yung sinasabi mo eh. It's very very illogical. Okay? Yung mga ganitong statement mo Chef Vincent, ayan yung mga magpapahiya sa you in the future. Okay? Paano kung yung vlogger talks about personal experience, personal information? 'Di ba? Eh, danas niya yun eh. Ganyan eh. O pagkatapos, magkakaroon siya ng mga documents or ano na magpapatunay dun sa sinabi niya. Ganyan. At nagsama-sama yung combination ng personal, ng primary source, secondary source, and tertiary sources of information dun sa mga sinasabi niya. You are still going to say that vlogger is not credible just because vlogger ang source? Chef Vincent? Hindi ganun. Hindi ganun, Chef Vincent. Ngayon, ikaw, tatanungin kita, paano mo ba kinukuha ang information mo? Paano mo ba pinaprocess ang information mo, Chef Vincent? Okay, gusto mo bang umakyat? Kasi paaakyatin kita. Paaakyatin kita, Chef Vincent. Baka mamaya yung source mo, ano, Chef Vincent, si Rose Taga, ah, yung nagmamakinilya dun sa ano, Canteen of Joy. Alam. Yung baklang may taga sa kamay pero ang galing magmakinilya. Galing magmakinilya. Ayun. Ano, anong taon niyan, Miss Laika? Chocolate. Hindi, ay, taga-resim ka ba? Si Rose Taga, di ba yung sa Canteen of Joy? Yung meron siya nagmamakinilya siya na nabadi. Matagal na kasi sa Lyceum yung si Mami Laika. Baka lahat ng mga sinasabi ng tao nag-retire na, Char. Baka wala na. Ayun. Oh, anyway, yun. So parang ikaw, hindi ka basta-basta na ay hindi ang source ninyo vlogger lang or what not, ganyan ganyan. Actually, while Mother D is the one who, you know, ito yung reason kaya hindi niya matalo si Mother Dragon eh. Ngayon meron siya mga documents na pinepresent. You know, you can very well debunk yung mga documents na pinepresent niya. But you are not listening to what she is saying. So kung ano-ano lang yung sinasabi nyo dyan, ang depensa nyo lang AI, ang depensa nyo lang mga ano, ah hindi, inedit lang yan, ganyan-ganyan, or you know, ganun lang yung mga depensa ninyo. So that is why you cannot stop people from speculating. Now, kapag ka merong pinasabog dito si Maharlika, may puputok sa kabila at i-corroborate yung kwento niya. Diba? Eh anong gagawin natin doon? Ngayon, for this specific letter, it is begging an action from the legislature, from the Senate and Congress, di ba? Na parang, oh, kung iimbestigahan ako, willing ako magsalita, ganyan-ganyan. You know, the Congress immediately came to the defense of Liza Marcos nung sinabi ni Attorney Glenn Chong na sasampalin niya, bibigyan niya ng mag-asawang sampal. Si Liza Marcos. Diba? Yeah. He's not even publicly elected. Diba? Kung ang pinakasalan ni Bongbong, yung una niyang girlfriend, yun yung nasa Malacanang, hindi si Lisa. Diba? Lisa is someone who we are trapped with kasi pinakasalan ni Bongbong. Kung iba yung pinakasalan ni Bongbong, yun ang nandyan sa Malacanang. And yet, itong mga tao sa Congress, willing na, ay talagang ano, gusto ipa-disbar si Attorney Glenn Chong. Diba? Just because hindi nila nagustuhan yung tabas ng dila ni Attorney Glenn Chong. But this one, people are talking about the president in a very, very derogatory manner. O bakit hindi kumikilos ang Senate and
Congress. Diba? Ayun. Mami, like, minyat lang kita saglit, ha? Ayun. Diba? So, kaya, paano mo ngayon, ano yan? Paano mo ngayon lulusawin yung ganyang klaseng, ano, usap-usapan? Just because vlogger yung nagsalita, Chef Vince. Okay? Now, here's the thing. If you really do not know how to pick up and process your information, eh wala. Hanggang ano ka lang, eh, ganyan lang kayo. Eh, ganyan, bitter lang kayo. Hindi mo nga ma-articulate yung sarili mo ng maayos, Chef Vince, eh. So, kalma ka lang. O kung hindi ka naniniwala, di hindi ka naniniwala, mag-abang ka. Pero yung kukupalin mo pa kami ditong laputang ina ka, iba na yun. Manahimik ka dyan, Chef Vince, okay? Wala ka namang ambag, eh. O, anyway, kaya kita in-address kasi alam ko, marami kayong kagaya mo. Diba? I'm pretty sure nare-represent mo yung ibang mga taong kagaya mo na hindi marunong makinig dun sa issue, ganyan. Yung parang, yung atakihin nyo, eh, vlogger, eh, ba't yung source ninyo, vlogger, ganyan, ganyan. Eh, hindi ka naman marunong mag-process ng information na kinukonsume mo. Diba? Hindi ganun, chef. Okay? Ayun lang. So anyway, ituloy natin tong Kuyang Ibi, parang sa'yo pala yung ano, yung static sound. Sa akin ba? Hold on. Oo, parang siguro dahil baka naka-charge ka, may ano. Ayan, wala na. Wala na, okay. Oo, better na. Ayan. Yeah. So, yes, Kuyang, go. Yes, okay. Yeah, add ko lang din yung sa sinabi mo kay Vincent, no? Chef Vincent. Ang ano kasi kay Maharlika, what is making her more credible now is yung mga sinasabi niya match yung tinatawag na circumstantial evidence. Halimbawa, many months ago, 'di ba sinabi na ni Maharlika na yung isang agent doon sa PIDEA na binugbog nung laso na yon, 'di ba? Matagal na yon, no? Medyo walang naniniwala, maski ako, hindi ako kaagad sold out dun sa ano niya, eh. Sa sinabi niya na ganun. Pero a month or more than a month later, lumabas yung video, 'di ba? Yung CCTV footage nung allegedly na si Lasso yon, tsaka yung si Attorney si Agent Delgado na nasa sasakyan, na parang yun na nga, binugbog na nga, as narrated by Maharlika a month ago. Mm-hmm. Di ba? So kung and then hindi lang yun, no? Marami pa. I mean, yun, mas marami pa, no? Halimbawa, mm-hmm. Recently yung nabukol daw tapos biglang nagka flu symptoms. Diba? Yung lahat yan, tinitingnan yan, eh. Ang tawag dyan is, di ba, Joey, ang tawag dyan is circumstantial evidence, eh. Yeah, diba? Oo. Yung testimonial evidence, no? Hindi naman ako abogado, but you know. It did not really... Testimonial evidence, and then you have your circumstantial evidence, and then, you know, other pieces of evidence. Yun ang pagtagpi-tagpi mo to really find out the real story, no? The problem with this, you know, like Chef Vincent, with all due respect to him, no, hindi nila ginagamitan ng critical thinking method, eh. So, correct. yun ang problema. Kaya hanggang ganyan na lang talaga yung ano nila. Kasi nga, ang akala kasi ganito, guys, okay? Ganito, guys. Hindi porket walang ebidensya answering a direct question. Let's say kung kunwari, naglaba ka ba kahapon? Ganyan. Ganon. Tapos, wala kasing proof na naglaba siya. Wala kang direct proof na naglaba siya. Wala kang picture, ganyan. Wala kang picture na naglaba or whatnot. Ganyan. Ngayon, ikaw, hindi mo ma-prove na naglaba ka. Kasi wala kang direct proof na naglaba ka kahapon, eh. Ganyan. So, kaya anong gagawin mo? Ayan. Wala na yung mga labada doon sa
kunwari nawawala, nawala kasi yung mga damit, nawala yung mga sinampay. Naglaba siya kahapon, hindi niya ma-prove na naglaba siya kahapon kasi wala yung mga sinampay. Ayan. So sasabihin mo, oh, unang-una diyan, o tingnan mo yung ano, yung hamper, yung lalagyanan ng mga maruruming damit, di ba? Nawala na siya, naubos siya. Kasi nilaban ko nga yan kahapon. Ganyan. Okay. Nakita mo yung ano, lalagyanan ng ano, yung bareta doon sa estante, di ba? O nakita mo, di ba, bawas yung sabon doon. Of course, kasi nga naglaba ako, ganyan. So ngayon, yung, alam mo yon, yung mga ebidensya, maaari siyang mag-come into specific importance na pag pinagsama-sama mo siya, mabubuo yung kwento. Yun yung tinatawag na circumstantial evidence. Ngayon, kapag meron kang enough circumstantial evidence, actually, ang value niyan, lalo na pagdating sa korte, parehas lang rin yung direct evidence. Yun. Ganun. So, ganun yun. So, parang hindi porket yung isang information ay hindi niya directly sinasagot yung tanong ninyo, hindi ibig sabihin nun, wala na siyang value. Okay? Magkakaroon ng value yan kapag ka merong ibang mga circumstances na nakapaligid doon sa tanong at pag pinagsama-sama mo, ay masasagot na yung tanong. And that is equally valuable ng direct evidence. Okay? Ngayon, ay, ito yung sinasabi ni Sas na ano, no, yung shinare ni Sas nga nung isang araw na Chekhov's gun. Ano? Yeah, Chekhov's gun. Yes. Ayun. Okay? So, kaya dapat talaga, you really have to be very, very, ano, no? You really have to be very mapanuri sa mga kaganapan. Kasi otherwise, pag hindi mo talaga alam yung iba't ibang kwento at yung iba't ibang value ng mga ebidensya na naglalabasan, magiging Chef Vince ka. Hindi ka makakasabay-usapan. Ayun. Yeah, tulad ng ano, tulad ng ginagawa nila ngayon sa West Philippine Sea or sa South China Sea, it's a Chekhov's gun. It's a pretext, no? Yung Chekhov's gun ni ng BBM or ng Amerika dyan is the China threat. Mm-hmm. Di ba? Kung titingnan mo, ini-elevate na ni BBM yung language niya, no? Annexation, no? Parang almost invasion na. And then, you know, yun ang mga Chekhov's gun nila, eh. So, in my understanding of the Chekhov's gun as posted by Sas, shared by Sas, is you put a gun in a certain scene, right? And eventually, during the course of the story, no, whether it's a book or a movie, gagamitin na yung gun na yan. And then eventually, hindi na masusurpresa yung mga tao kasi nandyan na yung gun, eh. Nakikita na on the first two scenes, di ba? So ganun din, no? Maharlika, I think, also did that, no? Parang mga Chekhov's gun niya, eh. Yung mga medyo mga cliffhangers na mga ano. And then para chismis lang sa simula, walang kwenta yung kwento, ganyan-ganyan. Yes. So that's what's interesting about Maharlika, no? She's a very good storyteller, Joey, no? Miko and Laika. And that's why talagang parang ano siya, eh, na talagang endeared to the audience siya. Hindi na si Baby Dragon. Akyat ka na, Sas. Oy, ayan, sinabi yung kakilipay, Sas. Ayan. Ayun. Hello, Juan Sardonia. Hello, hello. Ano po ang baon mong kwento para ngayong gabi? Hello po, Miss Joey, Miss Laika, Miss, kay Sir Migo, tsaka kay Sir EB, ano. Idagdag ko lang dun sa, ano, sa yung kanina nagko-comment kay Mr. Shep. Mr. Shep ba talaga siya? Si Shep Vincent. Oh. Yeah, kasi tagal na rin natin nag-aantay nung ano, eh, kasagutan mismo nung direct end user nung ni Miss Maharlika, eh, ni Mother Dragon, eh. Hanggang ngayon walang sagot, eh. Kung 'di ba nagsasanga-sanga na yung mga issue na nagiging nagko-connect talaga. Then hanggang ngayon, nag-aantay tayo ng sagot. Ngayon, ang sumasagot sa kanila, yung mga walang kinalaman sa issue. So, parang yung sinasabi ni ano ni nito isa ata tong ano, batang yultong ata to nag batang yultong yan. Yun nga, eh, parang
nag-iantay tayo ng sagot doon sa taas kung hindi nila ma-deny. Then, pagka hindi nila ma-deny, lalong nadadagdagan yung issue, which is nagiging magkukonekta. Then, ang hirap pa na ito kasi, ilan lang naman tayo eh. Then, si Madam Maharlika, si Mother Dragon, compare sa kanila, kasama na nila ngayon na magpatay ng issue yung mga mainstream media. Hindi gaya nung panahon ni PRRD na mawala lang ng isang oras, inahanap na nila, nasaan ang Pangulo. Yung hashtag na nga ngayon, ilan ba ang Pangulo or sino ba talaga ang Pangulo? Ngayon, diba? Tatlong araw na no-show, no? Walang naghahanap. Parang baka kami, naman kasi, baka kasi naman daw, ang motto daw kasi nung PRRD, hinahanap mo lang ang gusto mo. Ngayon, ay, nandiyan ka pala. So parang ganun, girl. Ngayon kasi, bakit mo hanapin yung hindi mo gusto? Di ba? So pinapakita lang ng mainstream media na ba't namin ka naman nahahanapin namin? Hindi ka naman importante. Parang ganon. Parang, alam mo yon. Di ba? Like, kasi this goes against everyday experience. Di ba? Sino bang hinahanap natin sa buhay natin? Ang gusto natin, di ba? Bakit mo naman nahanapin ang hindi mo gusto, di ba? Ang hindi mo time. So parang, well, maybe mainstream media is like downplaying yung absence. Pero girl, why will you downplay someone's absence if they are important? Important, totoo. Yeah, at saka ma-add ko din, ano, kasi may napanood ako dati na, ano, na mga parang dati silang comms ng alam ko binanggit din to ni Mother Dragon na inalis sila nung December mismo, magpapasko, tinanggal sila. Mga reporters sila, journalists din. Tinatanong din nila yung iba nilang mainstream media na kaibigan kung ano ba yung parang ang context gusto nila ipakita sana kung anong magandang ginagawa ng government. Pero wala silang mapakita kasi hindi nila madepensa na ito yung ginawa. Ito yung mga empre na simulan. Ito na yung parang wala silang maibalita na maganda. Yun lang. Eh, ba't hindi sila magtanong ng controversial? Ayun lang. Hindi mo sila required magbalita ng good news parate unless required silang magbalita ng good news parate, di ba? Why can't they ask difficult questions? Di ba? Ba't hindi sila makapagtanong ng mga difficult questions? Like, for example, totoo po ba, Mr. President, totoo po ba ang umiikot-ikot na mga ano po masasabi ninyo sa mga kritiko ng administrasyon na nagsasabing ang unang ginang ay isa sa mga importanteng boses when it comes to crafting policies, ganyan. 'Di ba? O ba't hindi makapagsalita ng ganun yung hindi makapagtanong ng ganun. Diyos ko po, basang-basa na ang mainstream media sa atin, 'di ba? Yun nga eh, meron pang lumabas na balita. Yung dalawang kalandian daw ng dalawa. Kasi parang pati yung date issue nung dalawa na it's up to you, it's up to Miss Lisa Marcos na about yung may ganong balita eh, nabasa ko, hindi ko lang matandaan eh. Ito. Yung nagtampo. Oo, parang. Kasi ito yun, pinost ko na nga yun. It's a smoke screen. Mahilig sa showbiz yung Pinoy eh. To bury, di ba Sas? To bury the more important issues, ginagawang showbiz. Para nung panahon ni panahon ni Pinoy, tuwing merong controversy, may controversy si Chris. May love life si Pinoy, ganyan, 'di ba? I think it's the same formula, and I think it is the formula of politics as entertainment.
you know, na i-entertain ka na lang. Dahil parang ano lang yan, girl. Actually, it's the formula of Temptation Islands. Walang tubig. Walang pagkain. E di magsayaw na lang tayo. So, so parang gano'n. Ang tindi ng wisdom mo, ano, no, Temptation Island, no? Yes, kaya kailangan panoorin yung Temptation Islands kasi marami siyang wisdom about Philippine situation. Pero naman yon, no? Na parang, di ba, kumakain sila, ano, ang nangyari doon, kumakain sila ng ano, kinain nila yung baklang namatay. Tapos, ngayon, para daw makalimutan nila, para makalimutan nila na kinakain nila yung baklang namatay, may nag-suggest, kumanta na lang tayo. Oh. Asas, mas gusto ko yung original na version. Yes, exactly. Di ba? And that is Philippines, di ba? Kung may sakuna, mag-enjoy ka na lang, di ba? Pag, di ba, tuwing may baha, makikita mo, imbis na malungkot sila dyan sa baha na yung gawin na lang. Di ba yung naalala niyo may sirena lumabas? Di ba naalala niyo may baklang na ano, nakapostro ng sirena, tapos meron pa yung isang may sunog, tapos may baklang lumabas sa kakosyo ng Darin. Pero alam mo, Mami Joey, Sas, itong anong tong balitang to, alam mo yung pag nabasa mo, parang gusto magsabi ng wala kaming pakialam. Nakakadiri. Na-imagine ko nandidiri ako. Buti sana kung katnil yan yung mga kabataan. Pero yung ganyan. Wala daw. Wala na daw baby time. Wala na entertainment nga. You need to be, kailangan nilang ma-entertain. Di ba? Na, tayo, wala tayo talaga. Sabihin natin, wala tayong pakialam. Pero doon sa ibang tao, parang, ay, ang sweet naman ng Pangulo. Diba? Ew, get a room. Parang ganun, get a room. Oo. Na parang, Bene, diba? Ikaw naman parang, Bene, entertain ka talaga. Diba? It's entertainment. Ako napapansin ko to sa wall ko, ha? Vex, wala nang halos dumadaan sa wall ko about politics. Hindi man ako nagpa-follow ng showbiz. Bakit puro showbiz na nasa wall ko sa Facebook? Totoo. Pinupush talaga nila yung ano, yung true na true. Yung yep. Yung showbiz pasabog or yung ano man yung mga para magustuhan din. In a way, para ano, para maging palatable sa normal na Pilipino, yung sa masang Pilipino. Bread versus strategy, sabi ni Erson Ariola. Ayan. Yes. Di ba? Oh, may circus. Oh, ayan. Meron silang clown. Si BBS. Diba, here's the clown. Gusto ko close si Lisa. Mas bagay ni Lisa ang clown. Puppeteer si, ano, si Lisa. Siya yung nagpagalaw dun si ano. Bex, alam mo yun na parang, Bex, kakasabi mo lang na papunta na tayo ng World War II. Na parang para World War II. Bakit puro ganyan yung eksena mo? Namimistak ng asawa ko. Nagtatampo na. Bakla yan talaga naisip mo. Pagkatapos mo kaming i-bother na papunta ng Pilipinas sa World War II. Pagkatapos mo kaming aningin. Diba? This is very, ano, this is very kumakain sila ng baklang namatay. At ang sasabihin ni, para makalimutan natin, kumanta na lang tayo. Nakakaloka. Yes, Mika, you wanted to say something? Sige. No, it's eh, batibot post ka na naman part 2. Naisip ko lang. Hindi, ano, mas napikam pa nila to, at saka PCO pa na kayo nag-post, ha? Mas napikam pa nila to kasi nung sa issue ni Regal, walang mainstream media. Na so, walang pakialam yung mainstream. Mas ma-awardan pa si Kuya Ibi doon eh. Kasi mas marami siyang na-capture. Yung mainstream media ba kinover ba yung ano, yung kay Sarah Ferguson? Yun. Uy, malaking balita yun ah. Mm-hmm. Di ba, ilan na yung viewers ni Sarah, yung clip lang ni Sarah Ferguson, yung in-explain yung nangyari behind the scene. Bakla, siguro buong mundo na alam yun, yung mga Pilipino, yung mainstream media na lang yung alam sa mga Pilipino.
Lalo na yung lalo na yung backstory ng ni ano ni Sarah Ferguson. Yun, napakaraming views din sa TikTok ata. Oo. Yun nga ko yung ibig, ano yun, million views yun. Yun nga, wala nang pakialam. Wala nang pakialam yung mainstream. O, natatakot sila, baka makareceive ng tawag kay Cesar Chavez. Yung me, Mami Laika, naalala mo, di ba, in-interview siya ni Sarah Ferguson, pagkas, di ba, mautal-utal siya, hindi siya makasagot. Ah, oo. Pagkas, itong si Baklang Sarah Ferguson, siguro after few weeks nung interview na yon, yung visit sa Australia, gumawa ng content tong si Sarah Ferguson, yung backstory nung interview na yon. Pagkatapos, yun yung sinasabi niya na ano, sinasabi niya na Medyo malapit na, gusto na i-shutdown yung interview, ganun. Kakahiya, kasi super nakakahiya. Alam mo yun yung, ano talaga yun, no? Parang, well, Sarah Ferguson is, you know, a typical gotcha journalist. Yan talaga ang tactic niya. So she really milked it for what it's worth. Hindi ba? Talagang, well, it looks unprofessional. Bakit kailangan mo pang isabihin sa amin yung background information niya? Di ba? Parang ano na pakialam namin. Pero pero that's her, no? She's that kind of journalist, no? Uh-huh. And hindi siya pili. And iba, nung pagkalabas yan ni Sarah Ferguson, dapat ito si BBM, meron siyang moment with FOCA, yung foreign journalist, chorva. Mm-hmm. Foreign correspondent. Diba kinansin niya yun? Diba kinansin niya yun? Dahil daw meron daw, ano ba yan? Nilagnat. May flu-like symptoms yung mag-asawa. Kasi, girl, pag nandun siya dun sa pokap, bakla hindi mo mapipigilan yung pokap na tanungin yon. Anong masasabi mo dun sa sinabi? Eh, siyempre, foreign journalist yung pokap eh. So, siyempre, alam mo namang hindi nila tanungin yung expose ni Sarah Ferguson. So, ang ginawa mo, nagsakit-sakita ka na lang, girl. Kumanta ka na lang para makalimutan nating lahat na kumakain kami ng patay. Kumanta na lang para makalimutan na ano, no? Kumakain tayo ng patay na bakla. So, yun yung eksena ng buhay. Ay, Joey, yung library request ko. Yung live na ano? Library request. Sige. Kaya ka ba pumunta dito? Kasi gusto mo na akong singilin dun sa binadownload. Sandali. Totoo ba na ano, nakinonfirm na nung gumawa ng report yung mga documents na sinabi sa inilabas niya? Yes. At kailan? Kailan kinonfirm? Hindi, pero hindi pa rin dinrap yung name niya. Hindi pa rin dinrap. Paano kinonfirm? Paano kinonfirm? Nakakuha si Mother Dragon. May copy si Maharlika. Pinost niya. Oo. Nung statement, saka yung letter sa us. Kinapi si Senet tsaka si ano. Can you project it? Just me, yun ang kaloka. Oo. Actually, yun yung ano, bago ka dumating, yun yung chikahan namin. May binasa kanina. Oo. My God, kailan ba may mamamatay na Becky, tapos kumanta na lang tayo para makalimutan natin. Okay, anong nakalagay? Ito. Karino siya ng address. We withhold yung ano, hindi pa rin ni-release yung ano, yung pangalan. Pero Ano nakalagay? Ito, si Lazo, yung sulat ay kay Lazo. Ayan, basahin natin ulit. Okay. Sabi nung sumulat, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the document presented by a certain Maharlika, a political blogger which this agency immediately debunks. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to this
up to his termination in November 2013, he has no access to all case folder containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. So ang sinasabi niya, wala siyang kinalaman doon sa pagkakakuha ni Maharlika ng dokumento. Okay. Kasi wala naman na siyang access doon sa mga case folder simula nung na-dismiss yung pumirma noong 2013. Okay. Ayan. Concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. So, eto nga, so kino-confirm niya na yung report na yon, meron talagang mga attached documents doon, doon sa PDEA. Okay, okay. Ano, eto nga, which is yung sworn, meron pa sworn statement, which ang feeling ko ay baka, ako baka yan ang susunod na ilalabas ni Mother. Ayan. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug operations. So, yung sumulat, pinapatunayan niya na totoo nga yung document. Okay, okay. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. Sino yan ni? Ah, hinahanap ko. Kakdak yung... Sorry? Si Kakdak kasi is Director General. Tapos under him, may dalawang deputy. Yung isa sa operations, yung isa sa investigation. So... Ah, oo, kasi Kakdak siya yung pinakamataas during that time, eh, no? Oo. Oo. Ayun. Okay. Following the guidelines on document security, all acquired classified documents were securely placed in a folder with the blue cover sheet, confidential, containing pictures of some personalities while using suspected illegal drugs inside the suspected high-end condo unit and the sworn statements given by CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the DIIS together with the pre-ops and authority to operate were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. If warranted, I am more willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Ayan. So paano raw yan nakuha ni Mother Dragon? Ayun nga. Bakla. Ewan ko sa kulam ni Mother Dragon. Bakla, grabe si Mother Dragon. No, alam mo si Mother Dragon na ang WikiLeaks version ng Pilipinas. Yeah. Becky. Julia Lasang. Becky Soar. Right. Ano na siya? Siya na si ano? Maharlika Assange. Bakla. Actually, kaya niya nilabas ni? Kaya niya nilabas, Miss Sass, kasi yan ang araw na sabit na sa Congress, saka sa Senate, nabigyan na ng copy. So, baka mamaya deadmahin or tulugan. Ano yung tahit? Yung deadmahin. So, nilabas na ni Maharlika para ma-inform sa Congress. Sino nagbigay to sa Senate saka sa Congress? Sino nagbigay sa Congress? Ayan mismo. Yung agent. Yung sumulat. Ano binigay niya? Parang yan. official letter. Parang official letter. Ay, yung letter niya, binigay niya sa Congress at Senate. May, ngayon, at Congress at Senate. Parang simultaneously sinend niya to all the regions. So, ang feeling ko, yung
nag-leak yan kay Maharlika eh nasa Congress or nasa Senate? Yes. So feeling ko, This feeling document, ko, you mean? This document now? Yeah. Yes. So feeling ko, ang nag-leak niyan is nasa office ni Tambi. Si Maharlika kanina, based dun sa narinig ko, mas nagbabank siya, napapansinin to ng Congress kaysa Senate. Nagtataka ako, ba't Congress? So, I don't know. Feeling ko, sa staff ito ni Tambi, feeling ko is, Bex, no? Kasi dalawa lang naman, tatlo lang naman ang pwedeng mag, ano niya, apat pala. Either yung nagsulat, ang nag-leak kay Maharlika, or nasa office ng PIDEA chief or nasa office ni Subiri or nasa office ni Tambi, pero feeling ko talaga nasa office ni Tambi. Naka-address sa committee agad eh, hindi ko alam, baka kasi kay Bat pag sa Senate kay Bato yan eh, so or it's in Bato's hands now. Pero ano na to ha, nako, baka may mga magreklamo na naman BBM vloggers that they're working so hard even during weekends and holidays. Dahil dito, nako, baka may magkasakit na naman. Baka may magkasakit na naman ng degenerative disease. Degenerative. Teka, until dito, I'll just like to point out, yung part na the agent was talking about the alleged agent. The confidential information. Itong part na to. Following the guidelines on document security, all acquired classified documents were securely placed kinemi. Basically dinedebunk niya yung for mis-excuse ng PDEA. Well basically ang kinonfirm niya actually nakakaloka. So my pictures. My sworn statement. At syempre, my sworn statement, my pictures. Ang tanong, na kay Maharlika ba yung sworn statement and pictures? Yan ang sabi ko kay Joey. Baka yun ang next na ilalabas. Baka meron din si Maharlika. Saka, Mami, yung pagiging alleged, yung informant mismo nagsabi na parang na-reach na dun sa ano, nung in-interview niya. Kumbaga, nung pre-prepare niya to, talagang alam ng lahat dun sa department nila. Pati interview niya dun sa informant. And yung nagpigil ni, nakita ko na, Abby Lemos, si Deputy Secretary Abby Lemos. Siya yung nasa Director ng Operations during that time. Oo. Nasa na siya ngayon? Na-promote na siya? Asa na siya ngayon? Yun nga eh, ang ano nga dyan, yung sinasabi kasi ni Maharlika at yung mga pinepresent niya, if you really want it, you can verify it. Kaso, wala naman, hindi naman wala nang investigative journalism ngayon, nasa harapan nyo na lahat ng lead, pwede nyo nang i-verify and ano, whatever. Busy sila sa anti-China. Busy sila sa anti-China saka at usigin si Sarah, bakit hindi siya nagsasalita. Nalaloka ako doon, parang bakit parang coordinated na naman yung mga sa TikTok kahit saan, parang inaaway ni Sarah kasi hindi nagsasalita. Oo. Pangtakip nga itong lahat sa crisis ngayon ng administration. Siyempre, yes. gusto nila hilahin din si Sarah Duterte pababa. Paano mo naman mahihila si Sarah Duterte sa issue na ito, di ba? Hindi mo siya mahihila kasi it will only benefit Sarah Duterte, this issue. So now, you have to throw some issues to Sarah Duterte. Eh, ang nahanap nila is itong China. Eh, hindi sila pinapatulan ni Sarah. Bahala kay John. Di ba? Na parang, yun lang naman ang pang ano nila eh. Hindi sila pinatulan ni Sarah. Sabihin lang nila Sarah na, Sarah, bakit hindi mo kinokondem? Eme. Bakla ka ba? Siyempre, kung si Sarah maging presidente, no, bakit naman niya itatali yung sarili niya sa one course of action towards China? Ang boba mo naman. Siyempre, gusto mo ng wide options. Hindi naman si Sarah katulad ni Lenny na ang boba-boba nung
vice president siya, ang ginawa lang talaga niya, inaway lang niya ng inaway ng inaway si Duterte. O, edi wala siyang option nung pagdating ng 2022 kundi maging anti-Marcos, anti-Duterte. Ayan, ang Glotkot de Leon. Taro! Kaso kinain na nila yung ano nila. Kinain na nila yung pinagsasabi nila nung nakaraang election. Kasi karamihan sa TikTok ngayon eh. Mayroon mga dating mga dating nagmumura pa kay BBM. Tapos ngayon, nagtitiktok sila, nagpapaliwanag sila sa TikTok kung bakit sila ngayon sumusuporta kay BBM. Kinain nila ang sinuka nila ng 2022 at kinain nila ang tinain ng mga DDS. Alam mo yun? Tinain ng mga DDS si Bongbong, kinain naman nila. Hindi ba sinusuka nila yung si BBM ng 2022? Kinain din nila. Kaya baboy-baboy nito mga camping. Mga janitorial bed. Fish services. Diba? O, hindi ganyan lang ang problema. Ganyan lang ang buhay nyo. Alam nyo kung ano nangyari sa mga camping, kung ano naging parang sila. Parang silang naging katulad ng Makabayan Block. You know, yung Makabayan Block, kakamping lang yan kung kani-kanino. Kaya nga nawala niya ng credibility. Nung kay Erap, pumampi kay Gloria. Nung kay Gloria, pumampi sa kaaway ni Gloria. Nung kay Pinoy, pumampi kay Pinoy, inaway si Gloria. Tapos, nung pagdating kay Duterte, pumampi kay Duterte, inaway si Pinoy. Tapos, biglang inaway din nila si Pinoy at kumampi ka. Tapos biglang inaway nila si Duterte, kumampi kay Lenny. Tapos nung election, kumampi kay Lenny, inaway si BBM. Ngayon, kumampi naman sila kay BBM, laban kay Duterte. Correct. O, talagang whoring, no? Whoring. Oo, na parang, ano ba yan, be? Diyos ko, dahil lahat na lang napakantot ka. Hindi ka naman nagtira ng kakaunting dignidad. Use your pek-pek sparingly, di ba? Diba na parang... Kung hindi porket diba? Nandiyan yan, ibig sabihin, araw-araw mo gagamitin. Di ba? Di ba? Kanya ng katotohanan. Kung kani-kanina ko kumakampi, o di, nalot-lot. Di ba, ano ka ngayon? O di bumababa... Di ba ngayon yung... Sabi ni Franz Kasso, alam mo yan si Speaker, napaka-approachable yan. Bakla buong buhay nyo, buong buhay nyo, eh halos ipakaw yun sa mga Romualdes at mga Marcoses. Tapos ngayon, approachable kasi si Romualdes. Putang inang makangkang yan. You should have read what Arlene Rosas had to say about Ieda. Ano sabi niya, kuyang? Parehas din kay Franz Castro. Approachable daw, yung demeanor, tapos ang napakaganda daw sa personal, tapos kung anong ire-request nila, digay daw kaagad. Kasi nasa kanya yung ano eh. Imuwi nila. Pere, si bakla, no? Bakla. Na parang, syempre ito naman si Ieda at si Martin, hindi naman sila tanga, no? Hindi po kami tanga, nag-agamitan po kayo noon. Nag-69 po kayo sa harapan namin. At alam mga bakla, alam po namin ang pinapanood namin. Dahil nanonood po kami ng porn. Hindi po kami pinanganak kahapon. No, nakikita po, ginagawa rin namin po yan sa mga araw-araw namin buhay sa kama. Alam po namin kung ano itsura ng kantutan. We are not going to be a number one porn watchers of the world for nothing! Alam namin yan! So, kawawa naman kami ng mga ensaymada. Sas, kawawa naman yung mga ensaymada, hindi nila alam yan. So, wala silang sex life. alam mo kung bakit? Kaya nga sila nagkaroon ng degenerative disease, no? Dahil wala nga silang sex life. Sex is good for health. Under sex. Kaya siguro binanding na sila. Always remember this, sex is good for your health. Kaya yung mga couples na nagsisex, mas mahaba ang buhay nila, no? No, kaysa sa mga couples na hindi nagsisex. Aminin nyo yan. So, mas happy sila. Yes, mas happy kasi better. Of course. Yeah, of course, because sex releases endorphins and endorphins makes you happy. And happy people don't just kill people. So, ganyan ang eksena ng buhay. Kaya itong mga ensaymada vloggers, no, hindi na nila alam kanin ang gagawin, hindi mo alam. Diyos ko, parang nagtatrabaho sa sweatshop. Bakla. they work every day, work hard more than PCO, even on weekdays without breaks. Bakla, nasa sweatshop ka.
Nag-aasar lang naman sila ng mga BBS, ng mga DBS, ng mga anti-BBS. Alam mo, kung makakampi ako dun sa PCO, yung sinabi niya, bakla, wala naman ang sabi sa yung mag-work hard ka. Pero hindi ka naman employed. Bakit ka nag-work hard? Actually, maayos kausap si Patricia. Pag binasa mo yung screenshot, maayos siya kausap. Oo. Yun na nga. Actually, Don, pro-PCO ako. PCO, ha, pinagtatanggol ko kayo kahit ayaw ko kayo. Pero tama kayo siya. Sinabihan nyo siya na hindi ka naman employed. Bakit ka nag-work hard? Which is very true. Kung mag-work hard ka man, bakit mo susumbat sa akin? Hindi naman ako nag-request sa'yo mag-work hard ka. Pero inisplok ni ano no, inisplok ni Patricia si Maddie Perez, si Mardilyn Perez yun eh. Sino yan? Di ba, yung, di ba sinabi niya doon na parang, kasi di ba sabi niya, si Madam Peng? Di ba, ha? Sino yun, Sas? I mean, Joey? Madam Peng? Yung PCO ano, PCO ASEC rin yata yun. ASEC rin siya sa, yeah, ASEC siya sa. Iba rin yan kay Madeline Perez. Siya na ngayon, Madeline, Mardilyn Perez yun, Mardilyn Perez. Yes. Iba yung Mami Peng. Mami Peng. Walang ano yun, walang bilang yun. Walang bilang. Oo, ngayon, ang tawag dito, inisplok niya na yung parang pagkuha-kuha, yung bayaran, si Mardilyn Perez yung nag-handle. Parang bakit hindi so, nakakarating sa kanila yung bayad? Di ba, ganun yung pagkasabi eh. Ay, kupit kasi yan, girl. Kasi syempre, no, dahil wala namang kontrata yan, kupit yan. So sasabihin mo, pambibigay po sa mga vloggers, eme, ganyan ang eksena. Syempre, eh, hindi naman niya recorded, ganyan. O basta naka-register, o ito ang operations, 1 million. O, bakla, hindi na nila alam. Kaya nga, di ba sabi ni Patricia, eh, di ba, ibinigay ko na nga yun sa pe. Parang sabi niya, eh, hindi na nga niya tinatanong si Rocky kung saan niya ginagastos yung pera. Because that is exactly the nature of the money. It is actually confidential. No, hindi siya kailangan ng documentation. Certification lang yan, Bex. Yan ang yan ba, Sas? Di ba nga parang yung sabi niya, nagsasabit naman ako ng report, ha? Parang, talaga utang na loob pa at sasabit ka ng report. Eh, yung kongreso nga, certification, ganito na ganito na kami. Report lang. Taksang bayan niya ginagamit mo. At Mami Laika, sinumbatan pa yun si Patricia. Do you even read the reports? Bakla, naturally, bakla hindi niya babasahin yun dahil dagdag trabaho sa trabaho niya yung basahin yung report mo. Dapat alam mo kung anong lugar mo sa kanila. Ang lugar mo sa kanila, ikaw, itong aklang to, kung sino man yung kausap ni Patricia, ang lugar mo sa kanila ay basahan. Panlinis ka ng kalat. No? Bakit, ano naman pakialam nila kung paano mo nilinis yung kalat? Basta ang alam nila is nandyan ka para maglinis ng kalat. And that's it. Kaya hindi ka pwede mag-demand. Di ba sinabi ko, nasisimula pa lang yan 2022 or early na 2023 at kung sinusumbatan ko sila, sabi ko sa kanila na, wala sa inyo man, wag kayong mangarap kahit isa sa inyo na magiging thinking Pinoy kayo because you will never achieve what thinking Pinoy was able to achieve in that administration. Mm-hmm. That is as simple as that. Kaya kita mo, di ba nagreklamo kayo kay Patricia Chorba? Wala kayong direct number nila? Bakla ako meron, gusto ko ibigay ko sa inyo para siya mismo kausapin yung diretso. Ma-replyan lang, huyo ka. Nag-post daw tong ano, nag-post tong aklang to na I stand by BBM, FL, and Tambi. Ayun. Yun lang yung... Paliwanag mo, Miko. Paliwanag mo kay Sas, Miko. Hindi. Oh, kasi ganito. Bago makarating sa atin yung screenshot, nakuha na ni Rocky. Anong saan niya gagamitin dapat yon in the first place? So balak niyang try rin si Patricia. Tapos ngayon kabado siya kasi lumabas yung pinagkukuha na niya. Well, ang nangyari niyan is, I'm pretty sure, si Rocky, in-screenshot yan para ibigay sa kanyang team. Oh, kita niyo, ganito tayo tinatrato. Emerald. Mm-mm. Si Bakla, ang feeling kasi na Akla is, ano siya, Queen Bee, no? Na lahat, eh, may,
ang lahat ay may designated places at yun ang gagawin nila in the service of the queen. Bakla, hindi ka queen bee. You know? You are never a queen bee and you will never be a queen bee. No? Mm-hmm. And you will never be like thinking Pinoy. Huwag ka na mag-achieve. So, ang nangyari niyan is pinadala siguro doon sa group niya and someone sa kanyang grupo ang nag-esplok, di ba? I'm pretty sure naman hindi naman lahat ng kagrupo ni Rocky is for him dahil lalo na nakalagay pa din sa screenshot hindi na nga, di ba, binibigay na nga namin ng pera kaya hindi na namin tinatanong kung paano mo ginagastos. O di syempre, kung ikaw nakabasa kanyang kagrupo ka ni Rocky, anong iisipin mo? Totoo. Eh, usipin mo sa kanilang ganyanan, onsehan. Oo. Actually, itong mga screenshots na to, pinag-usapan namin to ng wagas ni... Naalala mo yun, Sas? Yung naka-audio lang tayo, 2023, July 2020. Binalikan ko talaga, hinanap ko. Pinag-usapan na namin to ni Sas eh, sa isang live. Itong janitorial services na to. Na nagka-onsehan, di ba? Na bakla, di ba? Ano... Tapos nakakalawa yung mga explode ni bakla. Ano yung sabi niya? Ha? Ang liit-liit. Ano? Ang liit-liit na nga ng amount. Nangihingi ka pa ng report. Tapos, for such a huge, ano to? For output. Such a huge output. Ang liit ng amount for the such a huge output. Bakla, wala silang pakialam sa huge output mo. You are a volunteer. Bakla, kahit magbigay sila dyan ng piso, wala kang karapatang magreklamo because you are just a volunteer. Kaya kita mo, di ba, hindi niya alam yung ano niya, yung lugar niya sa ilalim ng araw, no? Di ba? Bakla, hindi ka planeta. Isa ka lamang langgam sa harapan ng araw. That's as simple as that. Right. May isa pa ang reveal. Ilusyonado siya. Yung akala niya, they were talking eye to eye. No. When you were called on board this activity, disposable ka. As in, 'di ba? Ano ka lang binababaan ka lang ng ayuda. Hindi. May isa pang kasi... ni-reveal yung screenshot diyan, ano, Misas. Pinakita niya na affected siya sa pambabasa kanya. Yun yung hinihingi ng tulong. Despite the bravado niya. Affected talaga yan. Ganyan talaga ugali niya. Nakasama niyo na ba si Rocky sa talambuhay ninyo? Ako nakasama ko na yun sa talambuhay ko kaya alam ko ugali niya. You know? Leopards don't change their spots, no? Especially someone like him. No? Na parang ganyan talaga yan, nagre-reklamo, girl, pag hindi niya nakukuha yung feeling niya, gusto niya. Di ba sinabi ko, di ba kinento ko nga sa inyo dati? Bakla, nasa, ano yan, may show yan sa Channel 4. Mm-hmm. Sa Channel 4, can you imagine, sa panahon ni Duterte, sa kapal-kapal ng mukha niyong away-away si Duterte. Ako nga, wala akong show noong panahon ni Duterte, wala nga ako nakukuha. Never ako nagreklamo noong panahon ni Duterte, no? At kung ano-ano man. Dahil alam kong ginagawa ko talaga dahil gusto ko siya. Bakla, di ba nga, one time yan, parang kausap nila yung, I think it's a production manager or station manager or whatever. Tapos si Rocky nagbida-bida. Sabi niya, we're here to talk about our terms. Ganyan. Kasi nga daw parang gustong magpa-raise. Ganyan, magpataas ng presyo. Bakla sinabihan doon ng station manager. You're not thinking Pinoy. Kaya na pwede ka mag-demand-demand ng ganyan. So parang inilugar siya at nasaktan din siya noong panahon na yun. Actually, yung ginawa nilang ganyan kay Rocky, nasaktan na yan. And ang chismis, diba, itong si Akla ay lumipat na sa ibang parlor. Pero same parlor pa rin. Pero a different kind of partner. Oo. Nandun siya sa main company, pero iba lang ng... Kasi di ba yung isang company, minsan marami namang line of businesses yan. Let's call a spade. Lumipat siya kay Tambi. Di ba? Lumipat na yan kay Tambi. Sa tingog na siya. Lumipat na yan kay Tambi. And syempre, Tambi and Lisa... Our friends for now. Diba? Our friends for now. Tambi and Lisa, our friends for now. Mm-hmm. And if siya, and there will come a time na mag-aaway ang dalawang yan. Uh-huh. Bex, no? Mag-aaway nga sila mag-asawa, yan pa kaya si Tambi at si Lisa. So, and yung si
si Kaki, mawawala na yung for the first call. Hindi na, mawawala na yung ganyan-ganyan. I'm for Lisa, Chorba, Bex. Hindi mangyayak. Mm-hmm. Magiging ano na yan, wrecking ball na, na nila Tambi yan. Si Rocky. Baka kasi ba kaya sila ni Jambag, no? Baka pwede sila mag-sex, di ba? So kung gusto nila. Yuck. Yuck. alam mo, ano, this like, hindi na natin alam kung ano tumatakbo sa mga utak nila, no? Kung ito ba yung mga nakadrugay or nakakemilar, di ba? Alam mo, kung nakaganyan ka, no, nawawala ka na sa iyong sarili, di ba? Eh, wala na nga sila sa kanilang mga sarili. Gumagawa pa sila ng mga bagay na ikaw wala ng sarili nila. So, might as well na mag-sex na siya, naapektuan si Rax dun sa, sino ba yung Carla Cruz? Yung parang nagre-reklamo siya kasi parang naapektuhan siya doon, gusto niya ipahanti or ipadimanda kay ano, kay Patricia. Eh, pinaginitan niya ano, pinaginitan niya Carla Cruz na yan sa ex. Kasi parang nakipagbardahan yata ng wagas yung Carla Cruz na yan. So gusto niya ang PCO ay gumawa ng action para ipagtanggol siya kay Carla Cruz. Hindi, 'di ba? Sinampan ka na nga nila ng katotohanan na kaming dalawa ni Maharlika ay hindi nga nila madimanda kahit ang binabangga namin ay si First Lady at si Tambi. Eh, bakit ka naman nila pag-aaksiyan ng panahon? Well, hindi nga, hindi alam ang lugar under parang, the sun. Parang gusto ata nilang ipahanap through PCO. Yun, parang yun yung point ko doon. Kaya sinasabi ko yun sa'yo, no, Madam Lisa, makinig ka sa akin for once and for all. Yung si Kaki Rocky, darating ang point na kayo ang ilalaglag niya. That is his history, no? Na wala yung prinsipyo. Kung sino ang nagpapasak ng kipa, ay, kung sino ang nagpapasak ng nota sa bibig niya, doon siya kakampi, no? Wala yung prinsipyo. Hindi, di ba? And pretty sure, alam niyo na rin yan, kaya hindi niyo binigay ang iyong number kay Rocky. Wala siyang prinsipyo, no? Hindi mo alam na ang... Bala, no? Yeah, hindi mo alam. Hindi mahirap kasi gano'n, no? Kasi mas nanaisin mo na ang kalaban mo ay may prinsipyo dahil alam mo kung ano, kung kailan ito magsi-separate sa iyo. Na pag ginawa mo ito magsi-separate sa iyo. Ito magsi-separate sa iyo 'yan dahil hindi mo na pinapasakan ng nota sa bibig. So so ngayon magbabalikan ka niyan dahil hindi sa prinsipyo, kundi dahil hindi mo pinasakan ng nota yung bibig niya. True, ayun. Yung kanina yung ano, Miko, yung sinabi ni Sas na very likely yung nag-leak niyan, the screenshots were probably shared sa group chat and then perhaps yung nag-leak niyan eh baka isa dun sa mga yan kasi obviously, kung sino man yung kasama niya sa group chat na yun, eh, hindi naman talaga siya super like. Isa sa mga napag-usapan namin ni Sas noong 2023 tungkol dito sa janitorial services, yung mga kasama niyang ensaymada are actually talking ill about him. Hindi talaga siya bet. So talagang talagang napaka-plausible nung ganung ano. Napaka ganun. Ano nila, ang dami nilang exposure pagdating sa ano sa data security. puro butas, hindi mo na malaman kung sino. So dami ng hindi. Ano nila. Kasi nga 'di ba 'yan si Rocky nagbibida-bida. 'Di ba? Tapos sabi ng mga ensaymada vloggers sa akin na ito si Rocky binibida-bida daw niya si ano, Abalos, sabi niya, okay lang ako yung si Abalos, kung may nangyari sa inyo, sasabihan ko sa kanya para maipagtanggol kayo, Emerald, bakla. Emerald, kakilala kay Abalos. Tanongin mo nga dyan kay, ano, kay Sakrata Abalos kung ano itong sinasabi ni Rocky, ay nilaglag din siya. Sabi niya, hindi namin ka ano yan, hindi namin kemi-kemi yan. Kasi bakla, huwag kang mag-nin... Ito yung mga nakikinig sa amin, no? Pag mga tao nag-name-drop ng connections nila, Emerald, huwag nyo ba niniwalaan? Ang totoong tao may connections, they will never ever reveal their connections. Because that is proprietary, ano, that's trade secret. That's proprietary. Ano tawag dyan, Miss Taika, sa company? Proprietary. Proprietary, oo. Oo, anong tawag dyan?
di ba, hindi yan magre-reveal. Kasi, bakit yan magre-reveal? And this is ancient Chinese secret. Bakla. Alas mo yan proprietary. Mm-hmm. Oo, that's, your network is your own. You know, yes. Kaya nga hindi mo i-reveal yan. You don't reveal it to anyone. Kasi that's your comparative advantage. Ngayon, kung mag-reveal ka na mag-reveal ng mga ganyan-ganyan, baka you don't have any comparative advantage. You are talking nonsense and talking in air. Ang makikita mo na lang yung effect ng network ng isang tao. Makikita mo na lang yung effect noon, but you will never see kung ano talaga composition ng network na yon, di ba? Mm-hmm. Kita mo si Joey, di ba? Oh. Simple lang. Simple lang, pero rock. Pero yari ka na naman kay ano, Mrs. Bukas, kay politik. Ay, pwede ba yun? Hindi na nga nag-a-upload eh. Wala na nga eh. Ang chismex dyan, yung mga ensaymada vloggers na yan, yung mga sobrang Gina-Ginoon, nagtapos yung allowance nila ng February. Oo nga, last post March na lang eh. Dati araw February what? February what? 2024. Mm-hmm. Oh, di ba winarnigan ko sila niyan, natinitira-tira ako ng politik. Anong sinabi ko? O sige, tiratirahin ako nitong anonymous blog niyo to. Titirahin ko si FN. O di ba biglang nawala? Bakla ayaw niyo akong tigilan. O di, titirahin ko yung puno. O hindi nila napigilan yung bibig ko. O di ba tuminto, hindi na ako tinitira ng politik since afternoon. Oh, di alam ko kung sino puno, 'di ba? Kung sino ang puno, siya ang bunga. Bakla. Diyos ko day, huwag niyo kaming paikot-ikot sa social media, no. Hinasa kami ng pagbardagulan 24 hours and 24/7. Laban sa mga kakamping na kung ano-ano day. Diyos ko day. Kaya si Maharlika, hindi niyo ito mapapatumba. Dahil si Maharlika, hinasa ito ng tatlong administrasyon. Pinoy, Duterte, at ngayon. Kasi mas mahaba yung vlogging experience ni Mother D eh. Mas boring ano, mas boring itong mga ensaymada kumpara sa kakamping. Mas parang, kahit paano, parang may logic mag-isip yung mga kakamping kumpara sa mga ensaymada. You know why, Miss Laika, kung bakit mas may logic yung kakamping? Because sa kakamping, there is a direct line with the principal. You know, alam nila yung kasabihin nila, alam nila yung ganitong. Okay. There is a stratcom. You know, there's really a stratcom. And kaya kita mo, bakla kahit man lang status ni Joe Berlario, wala man na kahit isa sa mga ensaymadang maka-achieve. Yung tipong nagpakasal ka, nag-attend lahat ng senador at ang vice president ay ninang mo. Oh, yung mga ganun ba? Yung binigyan ka ng condominium, binigyan ka ng kotse, etc. Diba? Yung mga ganyan ba? Hindi man lang nila ma-achieve yung level ni Joe Berlario. Kita mo ngayon, itong mga BBM vloggers, bakla, si Joe Berlario ay binibida ng mainstream media. Eh kayo, kakampi na nga ng administration ang mainstream media, kahit isa sa inyo, wala man lang i-feature. Diba naging ano pa, naging personal na yun. Hindi ko kinaya. Person of the year si Jover, Mami Laika. Person, ano? Person? Person of the year. Person pala siya. Charot. Alam mo, usually yung mga nagiging person of the year, yung mga tipong ay pinatubigan yung isang bayan na walang source ng tubig ng matagal ng panahon. Di ba nakakaloka? Person of the year si Jover? Ay, naku, Rocky, hindi mo kaya yun. Mira. At ang natalo ni Jover noon, mga ano ha, the fallen heroes of Marawi. Can you imagine natalo yung fallen heroes of Marawi? So, gago yung mainstream media no? Tapos ngayon. Kaya nga ang gano'n ng eksena. Kaya kita mo, itinapon si, bakla yung message si Patricia na yun. Bakla, that is a very classy way of saying na, Bek, sampid ka lang dito. Yun eh. Dahil kung ako yung si Patricia, no, na wala akong panang makipagplastika, yun ang sasabihin ko, Bex, actually, sinabi naman ni Patricia yun, na you are not employed by PCO, so you're not expected to work out. Grabe. So, palpal siya doon. Sabi si Thea na lang daw papalit kay
Ang sakit nun. Hindi nga po pwedeng pwedeng pumalit yan kay Kaki at hindi nga siya pwedeng magkaroon ng position diyan dahil nga meron nga dibang Divina Gracia drug. Oo. Kerech. Yung buong buhay mo, nagsipag ka, nagmaganda ka, tapos sasabihan ka nang, hindi ka naman ni-require na magsipag eh. Ba't ka nagsisipag-sipag dyan? Ang sakit na, Miss Lai. Yung parang gusto sabihin na, bakit ka kasi umi-eksena? Laglag. Nakakaloka. Anyway, di yun na nga. Nakakaano lang, no? Sobrang... Ang sarap manood nung ano, nung show na nasa front seat ka na after nilang gumawa ng kung ano-anong kabasurahan. Tapos yung magfo-fall apart sila right in front of your eyes. I live for this. No? Hindi, expected ko na yan. So kaya sabi ko, isang ano ko lang to, isang barubal ko lang. And then I would just let the universe take its do its ano. Work. Uh-oh. Do its work. Eh kasi gano'n naman kasi talaga sila na parang Bex, wala kang bilang. Totoo. Diba? You are not a Maharlika. Oh. You're not a thinking Pinoy. Mm-hmm. Oh, eh wala ka na be. Parang basahan ka, kaya nga ginagawa sa'yo, ano ka ginagawa kang human shield laban kay Maharlika. Diba? Mm-hmm. Imagine. True. Yung sinabi ko nga kanina, ano eh, Sas, aware talaga ako na ano, they were hiring trolls, vloggers. They were hiring vloggers before, and the main purpose is to attack Maharlika. Eh kaso nga, hindi nga yung sustainable. Kasi nga, dadating sa point na mangyayari itong nangyari kay Rocky na magre-reklamo na we've been working hard, pero bakit ito lang? Ganon. Eh kasi nga kita mo si Rocky, di ba nagagalit siya, siya ang ina-attack. Di ba? Ina-attack siya tulang ginagawa ang PCO. Eh bakla ka, dapat alam mo, pag sa social media, pag dumagdag ka dyan, ikaw ang ia-attack. Ngayon, kung hindi bukal sa loob mo, yung ginagawa mo, eh hindi mo talaga kakayanin. Dahil, hindi mo kakayanin. Kaya nga, huwag kang umiksena. Huwag kang umiksena, no? Kaya nga sabi ko sa'yo is, you'll never be like Thinking Pinoy. As simple as that. You know, you'll never be like him. So, ang ano niyan is, kung ikaw magpapahire ka, di ba yun yung sinabi namin, di ba na, marami talaga, marami politiko dyan, i-hire ka para mang-attack ng mga tao. Di ba sinabi ko na yun sa'yo, Joey, dati sa TikTok, yung landscape ng social media at labo. May mga politiko talaga lalapit sa'yo at mag-offer na ito, emerut, pero i-attack mo si ganito. Ganyan. Kung mukha kang pera, tatanggapin mo yan. Pero in the end, bakla ikaw madidimanda ng guidance. Ikaw ang ma-attack ng trolls ng kabila. Wala ka naman pambayad ng sarili mong trolls, no? Para ipagtanggol ka. Wala ka naman pera in the first place, no? Okay. So in the end, huwag mong gagawin yung ganoon. Dahil ikaw yung dehado, tapos yung principal mo, protected. True. Yun. Kaya, ano gagawin natin, di ba? Magsayo na lang tayo. Magsayo na lang tayo. Habang kumakain ng patay na bakla. alam mo, nakakaloka na yung live ni Maharlika. Every day, 12,000, 13,000. Bakla. Oh. Tinaub niya ang... Ha? 17,000 kanina sinabi niya. At salamat po sa 17,000 na nanonood worldwide. Kaloka kasi kung dami nanonood kay Maharlika. Hindi, ibig sabihin yan, girl. Kasi ganyan din kay Thinking Pinoy nung ano eh, nung before elections. Mm-hmm. Nung November, October, biglang pumapalo yung kanyang viewers ng 15,000, 20,000. Eh, narod, kaya sabi ko, ay, nakakalord. Eto, ano na yan, unstoppable na yan. Kasi, sabi, kaya nga, hindi nahirapan sila
i-tackle itong ano ni Maharlika kasi they are still operating, pati yung mga media officers ng mga to, communication strategists, they're still operating as if we are still in the age of traditional media. Na alam mo yung kahit actually yung mga bloggers, tinatrato na nilang traditional media, yung ginagawa nilang ACDC, na parang, pakla, kung may ma-ACDC ka dyan isang blogger, may ibang blogger na hindi mo may ACDC. That's how unpredictable social media is. Alam mo, so ngayon, tingin ko na underestimate ng nila FL tong ano, tong mga bloggers na to, tong ano, yung tulong. Kasi before noon, tingin ko naging kampante sila, feeling nila kasi ang alam nila kung paano laruin dahil natali mga kakamping eh, kumbaga natabunan nila. Hindi nila alam, yung mga vloggers na nagpanalo sa kanila is mga DDS vloggers, hindi naman yung mga vloggers na alaga nila. Eh, tumiwalag pa si Maharlika. Tapos yung mga inaaway nila ngayon, yung mga DDS vloggers na mas magagaling sa Bardagulan. Oo. Na may napatunayan na sa public discourse. Tingin ko, hindi kasi underestimated, akala nila, parang yung inaano ni Mami Joey na masyadong bilib na bilib si Lisa sa sarili niya na akala niya siya nagpanalo sa asawa niya. Hindi, ang nangyari kasi niyan is they are so used to bloggers who only say yes to them. That is the problem. You know, wala silang blogger that you could openly criticize them. No? Lahat puro yes man, puro yes man. Eh, nung panahon ni Duterte, hindi naman mga yes man yung mga Duterte vloggers, bakla. Inaawit. Ay, tanggalin niyo yung sekretary niya yan. Ay, tanggalin niyo. May mga ganyang eksena. Ay, naku, Duterte, hindi maganda yung ginawa mo. No? Ganyan. May ganon. Yes. So, the Duterte administration and the Dutertes are so used with vloggers na binapartagod sila. Alam mo yun, kahit yung sarili nilang vloggers, sanay sila doon. Ngayon itong Marcos administration, dalawa lang ang alam nilang vloggers, okay? Una, yung vloggers na pinagtatanggol sila dahil nga api-apihan sila, inaapi sila ng yellows. Mm-hmm. At ikalawa, yung vloggers na pinagtatanggol sila dahil mag-yes lang sa sasabihin nila. Mm-hmm. Na gets mo? Eh wala na sila doon sa api-apihan, Miss Laika. Wala lang umaapi sa kanila, hindi na sila inaapi ng yellows. They are in power. So ngayon, hindi nila nag-gets na kailangan mo ng vloggers who can think. Mm-hmm. Iba kala itong mga vloggers na they cannot think. They can only work hard even on weekdays without breaks. And holidays and experiencing degenerative disease. In doing so, di ba? Just hindi nila ano eh, ang tawag dito. Well, I think yung confidence nga nila na akala nila, like for example, kay Maharlika, ang akala nila, if you want to take down a person, akala nila, yung lumang showbiz politics na mindset na, ay hindi, para itumba natin yan, labas natin na ilabas yung baho, sirain natin ng sirain, sabihin natin na ganito yan, na ano, kumakain ng panis na kanin niya, yung mga ganun. It doesn't work anymore sa social media. Hindi mo ma, di ba, si Mother Dragon, ang sinasabi nila, ay, maraming utang yan sa credit card, ganyan-ganyan. Ano sagot ni Mother Dragon? Oh, yung sinasabi niyong utang ko, dinagdagan ko pa. O, di ba? Ano sasagot mo doon? Hindi nga mag-work yun, Joey, kasi wala ka naman sa showbiz. Sa showbiz, mag-work yan, nasisirain mo yung artista na ganyan, or yung isang mag-ano, mag-work yan. Pero pag sa social media ang kalaban mo at ang kasi ang kalaban mo kasi dito is opinion maker, you know, at alam na ng mga tao na isang opinion maker sisiraan at sisiraan yan pag may binabangga siya. Correct. Kaya hindi talaga mag-work yan ng bonggang-bongga. Ang mapapaniwala mo, ang mangyayari lang yan, yung sisiraan mo yung nakikriticize sa social media, ang mangyayari lang yan is you will be able to keep yung mga followers mo talaga. Yung mga followers mo. Kasi sabihin mo doon sa mga followers mo, kaya kita mo yung ginagawa ng BBM Youth, diba? Ito ang mga fake news peddlers, babala. Sino bang audience nila doon? Ang audience nila doon is yung followers nila.
Diba? So yung mga followers nila, gusto nilang i-keep. Kasi bakla, wala mong pupunta sa BBM youth ano, vlog na follower ko at sasabihin, ay oo nga, sas, fake news peddler. Baka bakla, 2015 pa din ako pinapollow, no? Alam nila kung anong ginagawa ko sa buhay. Bakla, kahit na sex type ko, kinakwento ko, no? Diyos ko, alam na nilang lahat. No, parang, yun ang hindi nila alam, Joey. Wala silang connection sa followers nila. Kita mo si Thea Tan, may nakakita na ba kung naitsura ni Thea Tan? Diba? Eh ako, diba? Wala. Actually, baka nakita na nila. Nakita na nila si Thea Tan. Hindi lang nila in-expect na siya na pala yun. Ang layo kasi. Diba, nirelease ko yung picture ni Thea Tan. Diba, ang layo sa picture. Bakla, there must be some truth in advertising, no? Diba? Diba, parang, kita mo si Thea Tan. Bakla, wala silang alam sa'yo. Hindi nila alam ang sex life mo. Hindi nila alam kung anong gusto mo sa buhay. Wala silang alam sa'yo, no? Hindi nila alam kung sino ka. Ikaw yung magmamaganda sa kanila and tell them, this is how you should think, di ba? They don't even know who you are. They don't know your life. Ang lahat sinasabi mo, press release, walang nagko-comment sa wall mo na dati mong kaklase, na dati mong kakilala, na dati mong ganyan. It's all about you and your narrative. And that is actually fishy. Alam na namin yung family tree ni Thea Tan. Salamat, Mrs. Dulausi. Diba? And it's actually fishy. It's actually fishy. O, kita mo ako. Sila, kung anong pinilabas nila. Pakikaso ng nanay ko noong 90s, nilabas nila. O, ano naman ngayon? Diba naman? True. Pagkatapos, yung pala. Airpot niya. Tsaka nanay niya. Ayun, kumain ng patina, ano? Kumain ng baboy. Nagnakaw ng baboy. Tapos inuulam. Mami Laika. Nag-dress yun, ano? Miss Laika, both nanay at tatay niya ay may kaso sa Supreme, umabot sa Supreme Court. Baklang to, nanay talaga, ako talaga, yung nanay ko lang talaga. Eh, ikaw nga pareho, nanay at tatay mo. kaya nga, Sas, eh, yung inano namin, diniscuss namin ni Joey kanina, yung survey sa Publicos Asia, yung character between BBM and VP Sara, na, ewan ko, ilan yung identified character trait ni VP Sara, Joey? Parang 17 ata. Tapos kay BBM, parang 11 lang. Tapos number one kay BBM, eloquent. Eloquent. Eloquent daw si BBM. Tapos kay Tombi, 37%. Don't know! Kay Tombi. Oo, kay Tombi, don't know. Nakakalungkot. Kaya nga ito mga to talaga is hindi talaga sanay itong mga vloggers nila BBM sa banda gula. Sanay lang silang mang-asar. Pero hindi nila kinakaya yung ano, yung sila mismo yung babardaguli. Oo. Totoo. And yun nga no, kung hindi kasi bukal sa loob mo, hindi mo talaga kakayanin. Kung hindi bukal sa loob mo, yung whatever it is that you are saying or the position you stand on, kung hindi talaga yun ang pinaniniwalaan mo, if you're just speaking in behalf of someone else, hindi ka tatagal. Hindi ka masasaktan at masasaktan ka talaga. Ganun. Eh alam mo eh, kung magmamatapang ka, o dapat kaya mong panindigan, di ba? Eh, they can't because they are just paid. Diba? Ito yung kay Tambi. Ayan, personality traits of top 5 government official. So, ayan. May nakalagay ba dito yan? Please indicate which trait are possessed by the following individual. So, ano pala siya? Checklist siya. Tapos, iche-check lang lahat ng mag-a-apply. Ayan. Kay Tambi. Ayan. Don't know, 37%. Diyos me, sayang pera, Tambi. Alam mo, siya yung para sa akin, the most trying hard, best in trying hard.
na politiko. Mas kasi sila na mag-work yung Ayude. Kay Sarah. Kay Sarah, Brave yung number one kay Inday. Tapos, eto. Eto yung kay Inday. Ayan. Brave, Concern for Filipinos, Love for the Philippines. Ayan. So, yan yung ano niya. Anong pinaka, ano, yung 17%? Ano niya? Ang dami namang qualities. Don't know. None. Si BBM, I don't know. Meron, 21. Diyos ko dahil, mas hindi siya kilala ng mga tao. Mm-mm. Anyway. Oh, sa mga qualities na na-attribute sa kanya. Unlike as compared kay Sarah. Nakakaloka yung eloquent. Ibig sabihin, magaling ka lang magsalita. Pero kay Sarah, matapang. Oo. Yun nga eh. Which is consistent naman. Kasi di ba pag budolero, talaga namang eloquent. Alam mo? Pero minsan may glitch. Alam mo nakakaloka yung ano, nakakaloka yung kay Sara, kay BBM. Yung Concern for Filipinos niya 29, tapos kay Sara 37. Nararamdaman ng tao na wala kang concern. So, sinasabi mo love kasi you know, you keep on saying na you love the Philippines and syempre yun tatatak sa mga tao na mahal mo yung Pilipinas. Pero yung concern kasi yung nararamdaman. Saka yung sa property, ano, pro-poor. Yan. Prioritize the poor. At least kay Sarah, 27. Kay BBM, wala. Ito. Prioritizes the poor. Ito. Kay BBM, wala. Hindi lumabas. Can you imagine, ha? Nag-work hard na kayong mga BBM vloggers. As you claim, ng pati weekends, walang break, tapos ganyan lang yung qualities na nalaman ng mga tao tungkol sa principal nyo. Kuha ko talaga si Patricia Martin, sasabihin, ang gusto ko sabihin, mga bakla, ang lakas-lakas yung magdemand ng pera, lumalagap na yung trust rating. Wala kayong mga kwenta. Ganon. Wala kayong sweldo. Wala kayong sweldo. Diba walang kakain hanggat walang nahuhuling isda. Diba ganon lang yan, diba? Kasi sabihin mo kay Patricia Martin na, mga beks, bumababa ang trust rating ng Pangulo, lumalagag pa. Ibig sabihin, kayong mga nagpo-promote sana sa kanya, wala kayong mga kwenta, wala kayong mga silbi. Ngayon, kung ikaw yung vlogger, dalawa lang naman pwede mong i-respond, sabihin dyan, no? Oo nga, wala kaming kwenta. Or, susihin mo yung produkto, katulad ng kay Lenny nung election. Defective kasi yung produkto, kaya kahit anong promote namin. Walang bibili. Walang bibili. may sinabi lang na huge result. Hindi ko alam kung ano yung huge result na yun na binabanggit ni Rocky. baka yun sa dinami-dami ng binardagol nila. That's the huge result. Oo. Ayan, yung kunwari, yung Politic PH, they are proud of it eh. Yung mga ganong... Sino ba na bola nila? So huge result? Bakit ganyan yung trust rating? Oo nga. And it is declining. Asa na ba yung ano? Mga bakla, hindi nyo nahit ang KPI nyo. Oo nga. Saka considering overtime. Considering na wala namang kilalang vlogger na nag-vlog tungkol kay Bibi Sara, no? Kasi tinitingnan ko lahat ng ano eh. Nandito tayo katulad natin na nagtatanggol natin siya, pero yung major na mga nagba-vlog about the BP, hindi eh, kasi nakikita mismo ng tao katulad nung pagpunta niya sa mga ano pag namatay nung alam niya na yung sa mga army natin siya mismo yung nandun eh. Tapos hahanapin mo yung isa dapat na nandun. Wala. Hindi mo alam kung lumipad o saan pumunta. Kaya nga eh. Hindi mo nabulaklak nga sa mga Australian. If I may, no? Parang that's one advantage. Kasi nobody is shoving BP Sara down their throats. No? Di tulad kay Tambi na parang fino-force yung personalidad ni Tambi.
down people's throats. Si Inday, you know, trabaho lang, no? Minsan may nagba-vlog, nag-share ng ano. Not even trying as parang walang effort ba. Tapos kaya napapansin niyo ng tao na talagang, you know, there's no deliberate effort dito la nung kinatamba and et al. Diyos ko, yung mga ano nga eh, yung mga, alam niyo yung mga rapper, nagulat ako, bakit parang naging, ano, political na to? Nagulat lang ako kasi, ultimo yung example na natin yung sa mga sagaling. Tumuro silang i-judge one dahil Pilipino din daw sila at may opinion. Hindi, nalilito lang kasi ako, bakit, hindi naman ganyan yung mga binubuka mo nung dati, binubuka mo, tapos biglang, mismong galing sila kay ano, yung kay Tambi nga daw. At isa yun sa mga minsan inaano pa nila sa vlog nila. Nagulat ako, nagulat lang. Well, hindi naman si Clutch ano, ano hindi naman strategy. Nag-work. Mm-hmm. Kasi kung nag-work, okay. Di dapat ang ganda ng rating ni Tambi. Mm-hmm. Tsaka ano na yung tao, hindi yun nga yung yung I think napupunta na sa consciousness ng mga tao yung kung sino yung epal at saka kung sino yung hindi. Well, syempre may impact yung mga ano, yung mga conversation na you know that exposes them ganyan. Pero hindi na talaga ibang ano na talaga, ibang era, and they are approaching this in a way na hindi nila pinrofile ng maigi kung ano yung current situation ngayon. Anyway, ang tawag dito, gusto ko lang marinig si ano, si Sas, kasi wala si Sas nung ano, yung pinag-usapan natin si Regal Oliva at saka si Bathan. This week actually sobrang grabe yung mga bubu ng mga tao na nakapaligid sa administrasyon. Started with sino ba yung nauna? Si Cesar Chavez. Cesar Chavez, 'di ba? Yung nag-apologize siya in behalf of Daily Tribune. Tapos, 'di ba? Parang, "Bakit nag sorry to eh? Hindi ka naman taga Daily Tribune, ba't ikaw yung nag-apologize in their behalf?" Ganun, taga PCO 'yon. So parang siya yung balagoong doon sa PCO na parang mukhang pagka-apology ang pag-uusapan, ikaw yung ano, Bex, ikaw nang gumawa niya, ikaw nang mag-apologize. Siya nag-appoint. That's the second time na parang, bakit? Eh, nung una, nag-apologize siya dahil meron siyang shinare na official gazette document kuno na nagde-declare na half day yung December 22. Pagkatapos, pala fake pala siya. Ganon. So, nag-sorry siya kasi dapat daw vinet niya dahil nakakahiya daw dahil siya pa naman daw ay fact-checker. Ganyan. Pag kasi hindi niya na-fact-check yung yun yung first. And then ngayon, ito nag-apologize siya. Parang, ano pa naman ito mga tao ni BBM? Then after that, pumutok nga yung kay Attorney May Elaine Bathan at Attorney Regal Oliva na dinismiss ni nag-request ng recess sa isang napaka-importanting meeting si Bathan para tulungan niyang pumili ng ulam si Regal Oliva, ganon. O pagkatapos ngayon, eto naman yung kay Patricia Martin at saka kay Mardeline Perez, 'di ba? Ano ba naman to? Marami nang nasabi si Sas tungkol dun eh, pero anong hanas mo dun sa kay most especially kay Regal Oliva at saka kay ano? Regal well, Oliva Bathan, Elaine Bathan. Una-una, ang kapal-kapal ng pagmumukha nila, ilagay ta isa publiko talaga yung kanilang yung ganong chika na parang talaga, parang proud ka talaga na hininto mo yung national security concern. National meeting mo on national importance para tulungan yung kaibigan mong mag-Google Translate, gumamit ng Google Translate sa Japan. Uh-huh. Bakla, ano ka, 15 years old? Bakla, 45 ka with responsibilities, great responsibilities. Tapos, ihinto mo ang national importance dahil sa Google Translate. It only reveals na kung gano'ng kakababo kang babae ka at kung gano'ng kaluwang ang kipay mo para sa lahat ng gustong pumasok. Ito naman si Oliva.
hindi rin nag-iisip. Alam mo yung bakla, bakit di ka nag-iisip? Tapos yung apology pa, lalo pang pinalala yung situation. Kasi yung apology ni Oliva, sabi niya, I'm having my most difficult moment in Japan. Baka order ka na ng pagkain, paano naman yung difficult moment? Uh-oh. Alam mo yun, na parang, tara ka? Mm-mm. Parang Bex, ano ka OFW minamalt na ito? Sabi na kailangan mo ng assistance ng isang ano high-ranking government official para... Oo, na parang, Bex, pwede mo naman tanongin yung waiter? Saka bakla nasa Tokyo ka? Ang Tokyo meron niyang English menu at hindi lang sila first time. Hindi ikaw ang kauna-unahang English-speaking person na na-encounter nila sa Tokyo. Totoo. Grabe, sobrang patong-patong ng level ng cringe ano no, ng cringiness yung ano nila, yung eksena nila. Both are lawyers, both are public officials. DOT undersecretary si Bathan, city treasurer tong si Regal Oliva. Diba? Ako hindi ko mag-guess me yung parang nag-apologize sila kung na-confused daw ba yung mga nag yung mga nakabasa. Parang, huy, hindi kami na-confused. Baka ikaw na-confused. Oo, hindi kami na-confused. Ang ina, sobrang kupal ng dalawa. Anong confused sabi mo? Pero ang sabi niya kasi, kinapasalamata ko na naman ng friend ko who will stop everything just to, para tulungan ng isang friend. Sabi ko, bakla, hindi kayo 15 years old. Wala kayo sa high school para magganyan-ganyan magkwento-kwento about friendship. Bakla. Alam mo yun, naasar ako. Na parang, ano ba to high school? Ano ba to? Ano ba kayo nasa class retreat? Nagbibigay kayo ng mga sulat-sulat sa isa't isa bilang letter of inspiration or motivation. Mga bakla, malapit na kayong mamatay. Hindi, alam mo yun. Tapos si Bathan, may paano pa. Yung parang na-offend daw kasi na-offend daw yung ating mga sensibilities. Kasi nga, ka-offend talaga yung ginawa mo. Alam mo ba ano? Alam mo, Sas, na si Attorney May Elaine Bathan, siya yung nag-supervise nung Love the Philippines project. Coming from the mouth of Frasco, of Secretary Cristina Frasco, noong budget deliberation ng DOT, sinabi niya na ang may hawak nung DOT project na Love the Philippines, yung branding campaign ng DOT, ay si May Elaine Bathan. Wala naman silang action na ginawa kay Bathan, ni hindi nila pinag-explain, ni hindi nila pinag-ano. Diba? May reprimand. Wala kang reprimand eh. Bakit? Kasi BFF niya si Cristina Frasco. Ngayon, kung nakinig kayo sa amin, nung kinikriticize namin yan, Love the Philippines na yan, kung nakinig kayo na dapat meron diyang mapagalitan, merong matanggal, merong maano dyan, ganyan-ganyan, tingin ninyo magkakaroon ng opportunity for another scandal coming from same people, BBM. Ang hirap-hirap mong tulungan, BBM. Diyos me. Eh kung nakinig kayo sa amin noon, eh di wala nang ganito ngayon. Wala nang tao gugutom sa Japan na kailangang pahintuin ang isang meeting of national significance. Hindi, kaya nga, di ba? Kaya nga yung mga BBM vloggers, eh, nag-work hard sila, harder than the PCO, pati weekends without breaks. Kasi nga, ang hirap-hirap talaga tulungan. Aminado sila sa part na yan, ano? Na mahirap silang tulungan. Akala ko ba nag-close door meeting na daw? Kanina yata, or kahapon ba yon? Sinabon daw eh. Ngayon, alam na natin kung bakit alustan yung Love the Philippines na yan. Baka mamaya, during deliberation ng launch ng Love the Philippines, eh, may tumatawag kay Bathan. Oo. Alam mo ba na may video pa na kumakalat yung si Bathan na yung mga flights na tinitake niya are always first class? Ah, siya ba yun? Siya yun eh. May cryptic post yung billionario.com na ang tawag niya is ano, Department Diva. Na pati daw handbag niya nung Department Diva na yon, ewan ko kung si Elaine yon, eh pinapa ano nang sa staff niya pagka umakyat baba siya sa eroplano.
No, devil's, tapos, devil wears Prada. Yung mga stakeholders daw, yung mga stakeholders daw, tsaka yung staff, pag nag-request ng meeting, pinapantay niya ng ano, mga ilang oras daw bago ano, i-entertain. Grabe, no? If true, talagang grabe yan. Well, anyway, hindi nga nila na-reprimand si ano si Batan doon sa Love the Philippines fiasco eh. Hindi ba nila na-reprimand? Tapos proud pa to, nakakatawa to si Cristina Frasco. Sabi pa niya dun sa ano, sa hearing sa Congress, budget hearing ng DOT. I want to put it on record that it is the Office of Special Legal Concerns who is the one parang coordinated, who coordinated with DDB on this project. Yung paulit-ulit pa sinabi ni Frasco, yung para oh. Anong ginawa niyo dun sa Office of Special Legal Concerns? Diba? Parang ano yan, Joey? Yung ano ni, anong tawag dun sa, yung ano, plausible deniability. Parang, inanon niya yung responsibilidad niya para pag may pumalpak, si Batan talaga yung, ano, pero wala din namang nangyari, diba? Oo. Kasi ang chismis, Kuya EB, ang chismis nga kasi talaga daw. Eh hindi naman daw talaga si ano, hindi naman daw talaga si Cristina yung may hand doon. Ayun ang sabi. Oo. Ayun. But anyway, siya yung DOT secretary, ano gagawin natin, 'di ba? Syempre doon tayo sa may responsibilidad. Of course. Oo. Ayun. Nakakaloka. Nakakaloka mga nangyayari ng mga nakarang araw, no? Diyos ko dahil parang yeah. Ito naman kasi si Maharlik. Ay, Diyos ko dahil parang araw-araw may pasabog bakla. Hindi naman kami yung mamamagandong, ay! Mamamagandong ka na lang araw-araw. Yung parang po siya, meron na naman. Ano to? Grabe, only BBM administration can outdo itself pagdating sa kapalpakan. Alam mo, Mi, sa akin okay lang may mga ganyang aningas kasi. Kaya lang sana may magandang ano naman. Pero wala din eh, di ba? Walang solid na achievement na pwedeng ipantapat sa mga ganyang... Ano? Di, meron ka bang naisip? Wala. Maliba sa kuda-kuda about West Philippine Sea. Oo. Ano, no? Yung wala silang... yung kung meron silang output, kahit papano, hindi masakit sa lalamunan na lunukin yung mga nangyayari. Diba? Kung meron siyang sobrang galing na ginawa para sa Pilipino at para sa bayan, na parang, oh, sige po siya, first class parati yung aeroplano ninyo, ganyan. Pero nakita mo, na bongga yung performance, bongga yung ano, mabad trip ka pa rin, pero at least, diba, meron pang bawi ng sama ng loob, diba? Kasi may magandang performance, ganyan, ganyan. Eh po siya, if you're following the page of Rural Rising, nakita niyo yung dami ng mga ani ng mga farmers that they have to dump? Mga repolyo. Oo. Ay, eto pa pala ni, alam mo ba kung gaano din kalala yung pangako niya ni BBM? May napanood akong YouTube ng tagumpay na magsisibuyas. At alam mo kung isa sa bakit siya tagumpay? Yung mga taga-Bayambang, Nueva Vizcaya, pumupunta pa ng Mindoro para bumili ng sibuyas sa kanila. Hmm. Eh di ba parang Bayambang Nueva Ecija, siya yung talagang, kumbaga siya yung producer ng sibuyas ng Pilipinas, ng NCR. Magulay. Pero ginagawa pala, pupunta dadayo ng Mindoro, bibili ng maraming sibuyas, dadalhin sa Nueva Ecija, tapos i-hoard for the meantime para, alam na, so, ayun, lalong tataas yung sibuyas kapag nagkaubusan na. Kasi nga, pwede i-hoard yun, tapos palabasin galing ng Nueva Ecija. So, alam mo, Miss Laika, naalala ko din, ano, yung sinasabi mo yung dyan sa, tungkol sa sibuyas. Kasi nung last year ba yun, yung merong issue ng sibuyas sa Senate ba yun, or Congress? Kasi binanggit nila doon, nung taga Nueva Ecija, kung kailan lang daw si Sec. Piñol, tsaka si PRRD, saka lang sila natulungan nung issue nila sa sibuyas. So, naalala ko lang, ano, kasi nung sa Senate, todo yung reklamo nila, parang ang sinasabi, Congress ata yan, sinasabi nila na
bakit hindi naman ganito dati? I mean, si Sec Peñol pa nga, Secretary Peñol, pupuntahan talaga sila. Tapos, kasagsagan nyo nung ano eh, yung, alam nyo, yung mga smuggling. Tapos nagtaas yung sibuyas. Yun lang, naalala ko lang. Hindi na natin. Lang eh, ang problema ko dun is yung sobrang-sobrang ani, tapos walang mapag-disposan o kaya walang storage facility. Pag ganun kasi yung kalakaran, tapos wala rin farm to market roads na ano pa. Pag ganun yung kalakaran, nagiging open for smugglers, for hoarders. So, pag ganun, lalong nagkakalechi-lechi yung ano natin, yung presyo ng bilihin. So, asan yung pangako mo BBM nung kampanya? Isa yung sa hinahanap ko kay BBM, parang food security mukha mo, ewan ko sa'yo. Nung hindi kinaya, pinitawan. Miss Joey, antok ako. Anyway. Ako. Oo, actually, mag-end live na rin ako. Mag-end live na rin ako. Pero, nakita niyo ba yung bagong video ni ano ni BBM at saka ni Inday at saka ni First Lady? Yung pati raw si BBM, hindi na rin pinapansin si Inday. Kay Daryl Yap pa, mayroon ata siya. Kay Daryl Yap ata yung reels na yun eh. Ayun, teka. Putan niya. Talaga? Oo. Yun ba yung Joey, yung paakyat sila ng aeroplano, yung first one? Yes. Oo. Ayun ba yun, Miko? Teka, puntahan natin. Buti na lang matibay si Inday. No? Buti na lang. Ito. Ayun. Yan. Okay. Si Lisa nga sa'yo sayaw. Si Lisa. Ayan o, Lisa. Tinan mo. Parang tiritahab yung cap na. Oo nga, dinedman na siya ni ano, BBM. Dinedman siya ni BBM. Eh kasi baka mamaya magkatulo ka na naman sa dyan. Magkabukol na naman. yan yung gusto makipag-gera sa China? Sa asawa pa lang, takot na? Kaloka. Grabe, ha? Nakita ko yung kanina. Malito ni BBM. Dapat, kahit bad trip siya kay Inday, hindi muna siya dapat gumanyan. Kasi nagbe-benefit siya sa parang good relationship nila ni Inday. Eh. Exactly. I agree. 100% Joey. Tama ka talaga. Mm-hmm. Pag ito naging viral to, it will change the dynamics sa ano sa perception ng mga tao. Oo. Eh kasi parang si Inday nga, pucha, may mga DDS na nga na parang Inday naman eh, ano ba naman yung ganyan. Parang ang dami na nga nababadrip kay Inday kasi hindi pa rin siya nagwi-withdraw ng support sa administration. Ganyan. Isa na ako doon, Joey, ha? Oo, di ba? Pagkatapos, ngayon, ikaw BBM, ikaw yung unang magpapakita ng reason kung bakit ka dapat bitawan ni Inday, 'di ba? For me sa perspective lang ng para sa welfare mo BBM, 'di ba? Masyado kang parang you really think you can weather this? 'Di ba kapag wala na si Inday sa tabi mo? Yan na nga lang yung yan na nga lang yung kinakapitan ninyo eh. Hindi niya nakuha yung kay PRRD. Sige, go Juan. sorry. Hindi niya nakuha kasi yung kay PRRD. Alam niyo yung dati na ano, natatawa na lang kasi kami noon eh, ng mga kaibigan ko. Sa tuwing minsan katulad nung sa Baguio graduates, yung mga mga bagong graduates ng PMAYER, nandun si PRRD, nandun si BP Lenny. Yung mga time na bisan binibiro pa niya, kinakamayan niya, parang hindi nakuha ni BBM yung ganung sitwasyon. Parang affected agad siya, pinapakita niya na hindi niya kaya. Yeah. Ako well, anyway, dyan, gumamilay ka. Okay lang ako na ganyan nila si Inday kasi talaga sa akin lang parang mas gusto ko talagang hiwalay na si Inday. Pero
okay din ako dun sa ginagawa ni Inday na nagiging professional pa din siya kasi parang kailangan pa rin niya ibigay yung suporta kay BBM. So mas maganda na si BBM yung mag-first move para hindi naman masira din si Inday. Kumbaga, ginusto mo yan, pero pangatawanan mo. Although I don't know, hindi ko alam kung, hindi ko mag-guess kung anong reason ni BBM para ganyanin niya si Sarah. Is either takot ba siya sa asawa niya or naiinis na din siya kasi nauungusan na siya ni Sarah. Pero kung nauungusan siya ni Sarah at gaganyan siya, hindi siya mag, hindi niya makukuha yung gusto niya. Mas lalong maiinis sa kanya yung tao. So, it's a good thing for me para kainis na siya ng tuloy-tuluyan. Oo. Pero ano eh, pero talagang medyo it leaves a bad taste in your mouth kasi dapat sana presidente siya, vice president yon, professional yon, covered by media. Dapat sana nagplastika na lang mag-plastika sila na, 'di ba? Oo. Kasi magbigay ng reason, 'di ba, para lalo right. Ka pa namin ka bad tripan. Right. 'Di ba? That's the least that you can do eh, 'di ba? Pero ayun. Me, alam mo naman, di ba, medyo tong gobyerno to, medyo makapalang mukha, insensitive. Alam mo, wala sila, hindi naman insensitive. Alam nila pero wala silang pakialam. Wala silang pakialam, yun, ganun sila. Because they can. Ano yun, Sas? Because they can. Ana, sorry. Because they can. Because they can. Ah, because they can. Oo. They can afford na walang pakialam. Correct. Yes. Hanggang kailan, di ba? Hanggang kailan yung they can. Eh baka naman kasing ano lang, hanggang sa... Wala naman siling sigurong pakialam na, well, kakamkam na lang kami ng kakamkam. While we can. Oo, and then, kung tanggalin nyo kami, okay, fine. Alam mo yun na nakakamkam na. Diba? Nakakamkam naman na. Ayun. We set! Sana matapos. Meron pa akong i-add, no? Kung napansin nyo yung video, tuwing maalis si BBM, nasabi na to ni Attorney Glenn Chung, eh. Alam nyo yung pag umaakyat sa airplane, nakita nyo yung mga bulaklak. Ayun. Okay, sana nilagyan na kandilas. Binanggit yun ni Attorney Glenn Chung dati, and siguro last month, na si BBM lang yung may mga ganun, tsaka si FL Lisa, yung may ganung pabulaklak. Kasi chinek ko siya eh. Chinek ko siya kay PRRD, kay Pinoy, kay GMA. So tuwing umaalis sila ng bansa, walang pabulaklak na bago umakyat. Ang binabanggit kasi ni Attorney Glenn Chung noon, yung isang bouquet ng bulaklak, nagkakahalaga na ng 1,000. Like yung binili nga doon niya. Matagal na naming ano yun, puna. Matagal na namin kinikriticize yan, matagal na namin pinapanatan yan. Alam mo, hindi lang. Kung ako nga lang sana, lagyan na rin ng kandila sa kamadyong set. Doon habang kulang yun. Kulang yun, Mami Laikar. Hindi lang pagpaalis, pati pagdating. May bulaklak pagpaalis. At fresh, alam niyo kung bakit? Kasi daw pala ito si Bong. Mahilig siya. Yan lang isa sa mga weaknesses niya. Fresh flowers. So, idea yan ni ano? Ni Madam. So, ni Madam. Kailangan talaga mga fresh flowers. Wow. Fresh flowers talaga siya. Mahilig talaga siya sa kailangan ng bahay may fresh flowers. Ganyan. Ang kipay, kailangan fresh. Ganyan. So, hinuhugasan sa katas ng rose. Ayun. Fresh flowers nga, girl. Kaya nga, di ba? Kaya kita mo, ilang beses sa kinikritisay, sabi, putang ina, bakit kailangan may fresh flowers ka every time? Ano ka? Daig mo pa ang US president? Daig mo pa yung mga mayaman? Wala silang pakialam, girl. Because they can. Di ba? Because they can. Feeding principle ang limpik. Because they're cunts. Toro, oho, siya tayo matulog na dahil alas tres na ng ano, alas tres. Pero may madaling araw. Pahabo lang ako. Muna hindi ko mag-get si Mahalika talaga bakit inis siya kay Lisa. Pero ngayon, makita ko na yung pagmumukha ni Lisa. Tapos yung mga, parang kanina, gaganong-ganon na parang teritabi, nakakairita. yun nga eh, di ba?
si Maharlika, yung mga tao ayaw sa kanya, nahila niya sa side niya. 'Di ba? Yun yung hindi kayang gawin ng mga kalaban ni ng mga nilalabanan ni Maharlika. Sinong nahila niyo sa side ninyo? 'Di ba? Serving. Mga kakamping ayun. Survey ngayon, nagbababaan, di ba? Tapos, diba, yung dati na iniisip natin na, ano ba ito si Maharlika? Ba't naman galit na galit to kay FL? Diyos ko po, grabe naman yung kapersonal yung galit na to kay... Tapos ngayon, we share the same galit na rin. Oo, di ba? Makita mo pa lang si FL, ito na naman tong hitad na to. Parang matalisod sana, batapa sana. Parang... yung pati ikaw sinusumpa mo na pag makita mo pala yung pagbumukha. Pangit na itong pagong na to. Diyos me. Ayun. Ayun lang. Okay? Oh, anyway, oh, siya matulog na tayo. Meron pa kayong gustong sabihin bago tayo mag-end live? Ano to? Very much abangan ang susunod na kabanata. Sas. Hindi, ako mag-thank you lang ako sa inyo. Nakakaloka. Ano yan? Ano yung may sasabihin ka, Sas? Ayun nga, nakakaloka ang mga pangyayari. So, very abangan ang susunod na kabanata. Diyos ko, Lord. Totoo. Mukhang may, ano, no? Mukhang may mga mas matindi yung... Mukhang, ano, nakalinya yun. Actually, ang si, ano daw, si Mother D, na-overwhelm na sa, ano daw, sa dami ng mga splok na dumarating sa kanya. She's not even asking for it. Nagdadatingan na lang yung mga splok. Ayun. So talagang mukhang... Hindi ano, kasi ideal kasi na mag-leak kay Maharlika eh. Kasi no one can compel Maharlika to reveal her sources. Oo. Tapos wala siya dito sa Pilipinas. Nasa Amerika siya. It means lang na marami talagang tao na natahimik lang pero ayaw na nung nangyayari sa ano nangyayari dito sa Pilipinas. Yeah, ayan. So anyway, siya tulog na tayo ha. Maraming salamat sa 1,439 na nakipagpuyatan. See you next time. Kuya EB, thank you ha. Thank you. Natapat sa holiday. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.